Oh, happy graduation sa mga nakaka-graduate lang. Happy graduation sa mga nakaka-graduate lang. Ayan na si ano. Bakit? The almost late. The almost. Yeah, almost late. Almost, at least almost. Oh. Ay, Kara, good evening. Good evening. Ayan. Oh, teka lang. Bago sa mag-headset, Kara. Yung pandinig mo ba sa akin okay lang? Oh, hindi, mahina ka. Oh, nga, yeah, weird. Yan. Para kung ano, almost kulog, pero okay naman. So, ikaw ba? Ikaw ba? Kinuha ko yung mic. Okay naman. Live po natin inaayos sa mga technical nga, problems natin. Hello. Okay naman. Okay naman. May reklamo ka ba sa buhay mo? Wala akong reklamo sa buhay ko, pero marami akong reklamo sa paligid. Bakit? Ba't ganun? Bakit? Parang nahihirapan ako sa buhay. Yan, okay na. O talagang ganito kasi... Better, better? Parang feeling ko, medyo pa-os-ish ako ngayon eh. Yan. Kanina ko lang ito naramdaman. Are you better? I'm a lot better. Like your hair. I like your hair so much. Do you like my hair? Yeah, like I wanna, you know, get your hair and put it... my hair also. Like that. Pero wala eh. Iba yung kulay ko ngayon. Anyways, happy Friday sa lahat na nakaantabay sa atin. Happy Friday. Welcome po sa programang wala namang pinaga, wala namang paghahandang ginagawa. Pero ewan ko ba, may mga nanonood sa atin. Usap-usap, wala kaming gagawin ngayon. Ha? May plano ka ba, Carita? May plano ka ba? Mamaya. May plano ba? Ay, tell us about your, ano kay Chico, your vacation. Asan ba si Ali LC? Nakauwi na? Ayun na nga. Oo. So, yun na nga, no? Yung mga nagtatanong kung bakit ako, nung mga nakaraan, wala. Kasi nga, dumating nga ang Harry Trey na, no? Mm-hmm. Si Aling LC at si Mang Jaime. Oo, excuse me, tatay ko Irish yun. Huwag nga anuhin yun. Sa lahat ng Irish, siya lang yung pango, di ba? Pero, bakit ba? At least, anak ako ng Irish. So, isa na, may magulang na akong Irish na isa. So, ngayon, pagbalik nila ng Ireland, mag-aano ulit sila? Si Aling LC naman, mag-a-apply na siya ng citizenship. So, diba? Amazing, magiging anak na kami ng Irish. Anong tawag sa'yo? Irish. Feel rich. Well, oo. Filipino-Irish. Ano? I really know. Pangit. Hindi ko alam. Parang pangalan ng pisang ko yun. Hindi, basta anak kami ng Irish. Huwag kayong nangangano dyan. So ngayon, isa pa lang yung magulang naming Irish. So susunod dalawa na. So, yun na nga. So, in short, ako po ay, driver. Driver. Nakauwi na ba? Nandito pa rin. DJ/driver. Nandito pa rin ba? Nandito pa sila. Ay, naku, pagod na pagod. Dahil, kasi pagdating nila, meron silang kasama na friend, si Tita Carmen, ganyan. So, doon muna nag-stay, nagpa-check ng mata, and also, syempre lahat yun, papagda-drive ko talaga eh. Talaga? Tapos, hinatid namin sa, Ikaw ba, tinipan ba nila na nag-drive ka? Ay, nako. In fairness kay Tita Carmen. Pero syempre, di ba, hindi mo naman para... Tanggapin. Oo, kaya lang, may mga ganun eh, di ba? Pero tinanggap mo pa rin. Hindi, kasi, ayaw kasi niyang magpatalo eh. Sagutin mo na yung tanong, tinanggap mo pa rin. Oo. Bakit? Ikaw ba, Carita, hindi mo ba tatanggapin? Binigyan. Tatanggapin. Diba? 1,000! Oh. Siyempre, kunyari, wag muna. Ay, hindi na po. Correct, diba? Pag binigay... Pero deep inside, hindi mo. Diba? Pag binigay, kunyari, magugulat ka pa. Oh! Hala, ganun. Grabe naman. Wag na po, grabe naman. Hindi mo ganito. Grabe naman, para... Kailangan... Hindi, kailangan kasi... G na G ka sa, yung... Kunyari, sa pantanggi. Ang pangit naman kalimaw binigay. Tapos, okay po, thank you. Wala naman ganun correct. Hindi naman pwedeng pangit, di ba? Oo. Friend thank you, ganun agad. Binigyari sa akin yan. Salamat po. Hindi ba? Siyempre. Pero nakakaya yun nangyari sa akin. Hindi resulta. Kasi may nagpunta akong kasama sa negosyo sa salon. Ngayon, sabi ko, wag magbayad. Sabi niya, magbabayad kami ngayon. Next time na lang kami, hindi magbabayad. Pero ayaw lang talaga nila, nalilibre sila. They just want the service. Ayaw nila, nalilibre sila. Kumbaga, kahit discountan mo na lang. Ayaw rin nila. They want to pay the entire amount. Sige, okay lang. So, okay. Finally, nakapilit na kami. Tapos, anong nangyari, napilit ko sila na wag na magbayad. Okay. Wag na magbayad. Pero, kaya pala sila umuo kasi inipit nila dun sa iniwan nilang pagkain. Tapos, nung nakaalis na, tsaka nila ako tinawagan, may inipit kami yung pambayad namin. Ito, alam mo kung ang malapit na part, sana siningil ko na lang sila. Kasi yung inipit nilang amount, halos doble. Ay?
O di, hindi ko pa sila discountan. Siyempre, para hindi... ng gancho patuloy ako. Oo, oo na. Diba? In fairness. Oo, oo nga. Pero, ayun. Eh, wala eh. Eh, pinipilit ko naman talaga na ibalik. Sabi ko, tita, hindi na, hindi, hindi po, ganyan. Eh, ayaw. Parang nagagalit na siya. So, di, okay. Galit ka eh. Eh, di, oh, sige, akin. Pero, pero yun talaga. Sige, ganun. Oo, oh, no. Ikaw, ako, hindi. Yung mga ganyan, lagi naman yan eh. Pag mga kakakilala, oo, ganyan, no, syempre. No. Hindi mo natatanggapin. Nakakahiya. So, wala. Pero, at saka malalaman mo kung yung tao eh talagang gusto niyang ibigay. Diba? Minsan, diba? Mm-hmm. Diba? Binigay sa'yo. Hindi mo tatanggapin. Mm-hmm. Pipilit mo na. Hindi po, sige, bla 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 bla. Yung rebuttal niya. Malalaman mo kung totoong gusto niya talaga magbigay. Hindi kasi, oo. Kung oh, pakitang ano lang ba? Hindi nga. Hindi, okay. Sige. Minsan ganun siya, ah, ano, alam mong pa ano lang to, pakenyo. Pakunyari. Oo, pero yung, alam mo pag ini-insist talaga niya. Na, oo, hindi, kasi kasi na sa'yo na. Oo. Yung tipong ilalagay pa niya sa bulsa mo. Oo, yung pataas ng pataas yung... Hanggang sa pataas ng pataas. Sincere. Ayun, yun talaga, ano, sincere yun. Oo. Pero pagka yung, hindi po, hindi po, yung hindi mababa po, lang. Hindi po. Oh, sigurado ka? Tabi ko na to, ah. Sige po. Sige po, pero deep inside, di mo lang pinush. Oh. Di mo lang pinilit. Gusto ko nga sana yung 2,000 eh. Ganyan. Kaya yun, ganun yun. Oh. Pero anyway, so yun, driver, tapos driver, tapos driver ulit, driver. Basta puro driver ako ngayon. Driver. Oo, at ngayon ko lang ginagawa yung ganung biyahe ha. Yung kulang na lang mag-register ako. Kasama ba din si Mr. Brad sa pag-drive? May mga times, pero minsan hindi. Ah, minsan ikaw lang. Oo, minsan kaya, ano? Kaya minsan nalilito ako pag sa cambio. Matik ba yan? Nagkakaintindihan na talaga. Hindi. Matik ba? In manual, may cambio. Aso, cambio ka ng cambio? Stick shift, oo. Di, minsan nalilito lang ako kasi, di ba? Kasi kausap ko eh. Ah, syempre, parang oh, nagpagkwentuhan ka iba na. Si Mr. Brad, di ba? Parang, oo, nagkakapa. Kumakapak. Ba't parang malambot, ganyan. Kasi may phone. Hindi mo may galaw. Oh, kasi, oh, di ba may ano, oh, north, south? Hindi ko yun eh, oo. Anong north-south? Di ba yung manual north-south-west-east? Oo, oh, number 1, 2, 3, 4, 5. Di ba reverse. Ganun yun? Oo. Sabagay. Anong north-south? Di north-south-west-east. Ang technical ng north-south mo. North-south, oo, north-east. Walang ganyan. Ganun, walang north-south. Yun nga yung tawag ko. Ay, sabagay, mati ka pala. Mati kasi ako, hindi, hindi ako nag... Pero natry mo nang kumambyo. Hindi pa. Yes, Papa Jack. May nauupi po. Kasi hindi ba ako nakapag-drive ng manual? So, hindi ka pa nga nag-cambio. Eh, hindi ko po natry north-south pag ganun-ganun. Anong north-south? Basta ako diretso lang. Forward, backward, ganun lang. Forward, backward. Ano to? Bump car? Forward, backward. Ganun lang. Basta, yun. Nakakapagod kayo mag-drive ng manual, di ba? Hindi mo pa natry. Hindi pa. Hindi nakakapagod. Primera, segunda, ganun. Tercera, kwarta, quinta, sixta. Kapag nyo malalaki. Yun, yun ang gusto ko matry, hindi ko pa natry. Sixta. 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 Hindi ko pa matry nag-six. Bakit hindi pa natry? Gusto ko mag-try mag-six. Sige, try mo ha. Gear. Diba, tapos reverse. Pero parang cool. Oo nga. Pero nakakapag-sixta ka ba ngayon eh? Traffic nga eh. Kaya nga. Parang ngayon lang. Kanina umaga, sabi mo, Papa Jackson, traffic ngayon. Pero kanina umaga, hindi. Oh, oo nga. Ay, batiin natin yung mga na-traffic po at ang tanging dahilan ay may mga kalsadang sinara dahil may nangangampanya. Congratulations! Yan, yan, ha? Sinara-sara nyo yung mga kalsada! Mga ngampanya lang kayo! Hindi, okay naman. Alam mo, parte ng kultura natin yung meeting the advance. Eh. Kaya lang sana, sinara nyo? Gawin nyo naman siya ng ano, tipong hindi rush hour. Oo nga. Diba? Diba? Gawin yung meeting at diabahan siya mga 2 a.m. Actually, di ba? Magagalit naman. Hindi, gawin natin 2 a.m. Tingnan natin kung may talaga pupunta para manood. Para sumuporta. Para sumuporta kung talaga buboto kayo. Tama, tama. Ipanukala natin to. Oo. Pag may pumunta ng alas 2 sa madaling araw, ibig sabihin... Supporter mo yan! Supporter mo yan. Para pakinggan yung plataforma mo. Totoo. Pero kung, di ba, hindi yan mag-i-effort. Oo nga, no. Kaya lang, dapat gawin nila yan sa mga lugar na hindi maiingayan yung mga... Mm.
Kasi ngayon lang yung mga jingle-jingle, di ba dyan ka nagigising eh, no? Oo, sa umaga. Alam mo naman kagandahan. Ane-ane-ane, iboto na ng kandidato. Iboto na, iboto na. Mga ganun pa diba? Ay, batiin natin yung mga nanonood sa atin ng Facebook Live. Hello po. Good evening. Yan, eh, kamusta kayo? Maligayang bati po sa inyo lahat. Maligayang bati, maligayang bati. Ang dami natutuwa sa Facebook Live kasi kompleto raw tayo. Oh. Ang tagal na din na kompleto eh. Past two Saturdays wala si Kuya Chico. Plus past two Fridays wala si Kuya Chico. Tapos the Friday before that si Kari wala. Diba? Mm. Oh, pero bumawi naman si Kara. Twice na siyang nag-guest sa show ko ng weekdays. Oh. Kaya pala nung one time, sabi ko, asan si Karita yung pala sa gabi? Wala. Eh, syempre sa akin hinahanap pagka, teka lang, hindi ko, wala siya bulsa ko si Kara. Hindi ko alam, magdung hanapin sa akin. Nahanap. Inaabangan kasi nila yung It's Bati Time. It's Bati. Dami namin na nababati. Yung It's Bati Time, naging iba. Wala kami nababati. Bakit ba? Ikaw, Kara, kamusta ang linggo mo? Okay naman. Productive? Productive naman. Oo nga, halata naman sa suot mo. Productive. Tapos na ako sa meeting. Oo. Productive. Kaya Chico rin, productive eh. Oy! Teka lang, bago tayo mapunta kay Carita, oo nga, bago matapos yung sa akin. So, bukod sa pagiging driver, nagka-sore eyes pa ako. Oo, nagka-sore eyes ka pa. Pero para nang inis lang kasi dalawang araw lang siya nangyari. Talaga? Kasi nung Sabado, nag-ano pa kami, yung mga biglang yayaan sa Laguna, yung spring resort na malamig, ganyan. Saan doon? Sa Bato Spring, sa may... Bato Spring. Nakapunta na ako doon. Laguna, ano na yun, boundary. Sobrang lamig ng ano na yan. Oo, napakalamig talaga. Sobrang, noon pa. Oh. Lahat ng mga naliligo dyan, nakaganito sa FBI. Nanginginig yung baba. Yung temperature ng tubig, Kara, parang galing sa ref. Walang halang biro. Talaga. Parang galing sa ref. Sobrang lamig. Baka ano, kaya nung ka lang ka-sore eyes. Hindi. Tapos, may iba nanginginig ng gano'n, nagkikisay, ganyan. Meron ako nakita nagkikisay talaga siyang mat. Talaga nangisay. Iniisip ko na lang na nilalamig talaga siya. So, hinayaan ko na lang. Baka nung ano, nung sumisid ka, nakamulat ka, kaganoon ka. Oo, siyempre mulat na mulat ako pag sisisid. Kaya na, ano, pumasok sa mata mo. Oo, sisid ako, and may nadudunggul-dunggul sa akin. Ay! Ay, ano yan, kuya? Ay, lagot ka. Yung pala tuhod. Tuhod. Grabe naman yan. Bas, yun na nga, ito kasi si Kara. Basta yun, tapos kinahapunan, ayun na, yung sipon ko yung tumutulo na ng anli. May anli sipon ako noon. Yung kuso ko na tumutulo. Parang luha na kuso mo. Off, ayaw. Tutulo lang talaga siya. Tapos yun na, tapos parang makatining yung mata ko, ganyan. Tapos, yun na nga. Isipon na ako. Ano yung ano? Tapos Monday, pagpasok ko sila Sir Jay, napansin, malayo ah, napansin nila yung sinisenyos na yung mata ko. Anong finding sa doktor? Ano? Eh, pangit yung sulat ng doktor. Hindi ko naman na... Kaya nga eh. Di ba? Hindi maintindihan. Ano pa to, Doc? Parang yung sulat niya may kapareho sa buhok ko sa kung saan man. Di ba? Parang, ano to? Ano to, bull? Ano? Ano yan? Pero sinabi nga niya, conjunctivitis. So, sore eyes. No, in short, sore eyes yan. Conjunctivitis. So, yun. Buti na lang, bilis na wala ng sore eyes mo. No? Ayun nga, kasi di ba usually linggo to, isang linggo, dalawang linggo. Di ba hindi ka nahawa, hindi kayo nahawa. Kasi tinutuo ko, every 14.39 minutes, nag-i-spray ako ng alcohol. Okay. Oy, may nagkasabi dito, parang awkward daw kami ni Kara, magkaaway daw ba kami? Sus. Magkaaway ba kayo? Hindi naman. Yung mga tao talaga, ang galing nila mag-aano eh, no? Magman-man. Eh, hindi nga kami kakarating lang yan eh. Paano kami nakapag-usap? Oo nga, kasi busy ka, di ba? May meeting ka. May PTA meeting ka. Alam mo bakit masama rin team block? Kasi ano ako eh, nagsuka ako kanina. Oo nga, nakaka-ano yun, nakaka-drain ng energy. Oo. Pero saan naman ako? Araw-araw ko sumusuka. Regular siya. No. Pag kumain ako ng sobra sa dapat kong bilang. Lalabas at lalabas siya. Kaya dapat sakto lang yung kinakain mo. Hindi ko alam, di ako pumapayat. May mali sa pagkatao ko. Pag kumain ako ng lagpas lang ng kaunti, ha? Kaya malakas ako magmerienda kasi yung full meal ko medyo nilalabas ko lang. Hindi ka pumapayat. Ako hindi ako nakaka-relate dyan. Hindi ka pumapayat. Parang hindi ko naman... Okay, anyways, magpasalamat muna tayo kay Doc Lawrence. So, talaga natin ang pag-usapan. Kay Doc Lawrence of
Clarence Slimming and Dermatology Center. Maraming salamat, Doc Clarence. Saka ang tabay at si Doc. Si Doc, hindi kami nagkikita. Hindi pa ako nakakapunta, matagal na. Kahit magkalapit kami, hindi kami nagkikita kasi nga busy. Ah, nasa class. Siyempre, alam namang daldalin ko pa eh. May mga client, may mga pasyente doon iba. Talaga. Pupunta kami ni Cara doon eh. Oo nga, pupunta kayo doon. Kay Doc Clarence. Nahanap na ano kayo. Mapagawa mo, Cara? Ano ba? Papatapyas ng braso. Gusto mo? Tapyas. Nagano'n ba si Doc? Ang laki eh. Ano to? Gusto mong alamin? Hindi ko alam. Tanungin natin kay Doc. Anyways, tawag na mga pangga. Uy, Kara, Kuya Chico, meron tayong 2,000 ko, viewers. Ay, good evening. Almost 2,000 viewers tayo. So, maraming salamat sa panonood. Oo nga, pagdamutan nyo muna. Ewan ko yung boses ko, medyo may something, pero... Bakit? Ewan ko, basta may mali. Sa... Hindi, kanina din, bago tayo nagsimula. Teka lang, wait lang. Ano yung pag lumulunok masakit, ganun? Hindi naman. Baka alikabok. Pero medyo may effort pag nagsasalita. Pero kaya mong lumunok. Oo, lumulunok ako. Ngayon, Om. Isang lunok. Hindi masakit pag nalunok. Hindi. Sanay ka na? Ikaw, hindi mo na. Hindi pa na-try? Hindi pa. You should try. You should try that. Baka like, kasi maging ganyan din yung boses ko. Oh, hindi. Nahihirapan, ganun. Hulaan ko may telepono diba? Tayo. Nag-ring. Anyway, 7212429, yan ang tatawagan ha. 7212429, nagugutom ako. Ako nga din eh. Buti na lang nandiyan yung Philmar's Bakery. Oh. Nagugutom na din ako. Hello. Alam mo pag nakikita ko yung Philmar's Bakery na dumarating dito. Nagugutom na. Nakaka-imagine akong tinapay. Batiin natin yung mga ang staff sarap. Nila at yung panadero nila dyan sa Philmar's Bakery along J.P. Rizal. Hello ha. Isa sa pinakamasarap na yan na bakery sa Makati. Ang tagal na yan, Kuya Chico. Oo nga, alam ko nga yan. Nag-uumbisa pa lang yung karir ko bilang DJs. DJs, dami ko eh, no? Dami DJs? Totoo. Actually, may tea tsaka S. DJs. Oo, totoo. Tama. Nag-uumbisa pa lang yung karir ko bilang DJ. Ano na sila? Philmar's. Ang tagal na nilang Philmar's Bakery. Oo nga. Tsaka hindi Philmar's dati yan, di ba? Philmar. Oo, nagpalit na nga natin mo. Tinamad po kayo sa I? Yun, Philmar. At yung isang anak, letra na lang yun. Yung anak nila, si Vina Comia, naging kaibigan ko na. Oo. Si Vina Comia. Kailan nang dikachat ko. Sabi niya, Pops, magkano ang pariban sa inyo? Sabi ko, wala. Pag ikaw libre, syempre, di ba? Baka singil niya kung tinapay eh. Sa bagay. Eh, ang daming dinadala niyan kahit dati pa eh. Sabi niya sa akin, sabi ko, libre. Hindi, magbabayad ako. Sabi. Siyempre, kasi iba, business is business, siyempre. Eh, bakit sila? Kailan tinapay dito? Sa bagay. May dala po kayong pandiregla. Kumain nga tayo. Pahingi. Pandiregla. Ang tagal ko na kasi hindi nakakakain. Yung may red sa gitna, iba yun? Oo, yun. Yung rectangular-ish. Tapos oo, may red sa gitna. May red-ish dun sa gitna. Tapos ang tawag... Ano lang, kakagutom naman kaya tuloy. Kaya lang, kakain tayo. Ba? Pwede naman. Pwede ba kumain? Ha? Pwede. Huwag lang kayo maglaglag. Ay, oo. Ilang engineer cliff. Huwag nyo na. Medyo pakiblock yung camera namin. Diba? Oo nga, wait. Total nagugutom ka. Oo nga. Isang, tawag na 7212429. Isang subo muna, di ba? 7212429. Isang subo. Nakakailang subo ka ba? Ha? Tinapay. Isa lang. Ito naman. Ikaw ba? Ganyan ba kayo pag umaga? Ang dami nagsubo sa akin eh. Oh, hindi kami sabi ganito. Sa akin, hindi ka makarelate kasi sa umaga ganyan sila. Hindi kami ganito mag-usap. Kapag mas malala kayo sa ganito. Kapag kami nag-usap sa umaga. No, ano lang? Oo, pag kami lang, oy, Cara, di ba? What is the scientific name of bread? Ganon. Ayan na. Ayan na. Ay, ano to? Kabayan. Kabayan. Oy, tawag niya. 7212429. Ang laki ng kabayan. Mamon yan. Ano to mamon? Kabayan nga eh. Mamon yan. Mamon ba to? Ang laki naman. Hindi mo kaya subo yung mamlaki? Nga, lunukin mo nga. Hindi. Ganito lang yung bibig ko, oh. Ganun, oh. Ano ba? Hati na lang tayo. Ang laki. Wow, kunyari. Hoy, hindi kasi kakakain ko lang. Actually. Sige. Gusto ko yung medyo mamasa-masa. Wow. Yung sa ibabaw, no? Ay, tawag. 7212. Eh. Ano ba nagaiba ng mamon sa kabayan? Yung mamon, social, yun nakabalot yun ng plastic. Yung kabayan. Hindi nga. Anong tawag sa ibang kabayan? Anong tawag dito? Kabayan, special. Kabayan? Mamon. Anda, tortang talong? Hindi ito tortang talong. Ha, kabayan?
Oh, see? Pati yung lasa, oh, kabayan. Ay, mamon. Mas malambot yung mamon. Iba yung mamon. Ano ba kayo? Hindi nyo ba alam yung mamon? Yak, kadiri kayo. Yung mamon yung pagpilindot, ano? Yan, ganyan, yung may balot. Ah, okay. Ay, pensi. Baka mag... Ano tayo? Gutom nga siya. So, kakakain lang kasi namin, eh. Nakakamiss yung ganito. Saka, promise, yung pandiregla. Kaya nga, eh. May mga party na mag-donate na naman dito, oh. Kaya lang, ito yung... Pareho tayong kumain ng ganyan. Bakit? Yung ginagawa kong kanin, tapos pinipirat-pirat yung ganyan. Oo, yung ginagawa. Para hindi kumalat. Oo. 721-2429. Ayan, ayan, kumakain na rin sila. Ganto po dito. Oo. Tumamay ka na. May kape kaya? Huwag na kayo humingi ng kape, ang kapal naman. Kakape naman. May tubig na. May tubig dito, hot and cold. Yung hot na lang, tsaka na yung kape. Bago so, yung... Huwag kang magkakalat, ha? Bawal, ha? Oo. Sinasawsaw ko yato mga tinapay sa kape. Ha? Oo. Hindi kang magsawsaw. Oo, ako din. Ano yung pinaka-weird na ginawa niya sa kape? Ulamin. Di bukod sa ulamin. Ulamin ano? Yung lalagyan mo ng dati yung hinimay na tuyo nung kumakain pa ng isda. Ako din. Ay, di ba, ako ginawa. Diyan, di ba, kwento ko na yan ang buhay ko na pang MMK, eh. Mm-hmm. Kasi nung mga, syempre, wala pang pera-pera nun. Mm. Wala pang trabaho si Mang Jaime. Nag-a-apply pa lang. So yung bahaw, sasabawan ng kape. Plus, kung plus na yon, kung medyo social na yun kapag merong hinimay na tuyo, tuyo yun, eh. Yun, eh araw-araw ganun. Eh malay ko ba bata ako, syempre tatay ko yun. Normal na pagkain. Oo, normal. Hanggang sa nanawa ako sa kape. Kaya, di ba, na-reintroduce ako sa kape, ikaw na yung nag, nung, di ba, nung nagsama, di ba, lagi tayo magkasama, kape kayo ng kape, so wala rin akong choice magkape, so yun. Ako, ever since bata pa ako, nagkakape na talaga ako. So ulam namin sa umaga, kape lagi. Oh yun, di ba? Yung walang halo, ah, yun talagang kape black, lang. Oo. Bakit? Walang ulam o choice nyo? Walang asukal. May asukal naman, tas kape lang. Choice nyo lang, walang pambili. Walang pambili. Ano talaga? I think we all have our ano, own shares ganun. Ng ganyang kwento. Diba? Kubo pa yung bahay namin. Ikaw din naman, di ba? Sa probinsya. Oh, namalita ko, ganyan din, eh. Yung ano, sinangag, tapos kape. Oo, ang sarap kaya. Ulam, pero ang dessert namin na ano, eh. Ang dessert namin na ano, eh, creme brulee. Wow! Ano? Wow! Creme brulee! So, may pambili talaga kami. Gusto lang namin ulamin yung kape. Oh, bakit ba nang iyalam? Para ma-experience lang natin, mga anak, ha? Para ma-experience natin yung ano, yung kape lang. So, araw-araw ang ulam namin ay... May creme brulee. Diba, kanin na may hinimay na tuyo, tapos... Kape. Pero pag dessert na, creme brulee na kami. Oo. Sa amin naman, may mga times gano'n ng dessert. Minsan nga, dessert namin lang yung dildil lang ng asukal. Hmm, totoo yan. O kaya yung, di ba yung panutsa na halos wala naman ng, wala nang mani. Mm. Kasi kinutkot na. May mga bastos kumain ng panutsa. Actually, tinatanggal mo na yung mani. Siniiwan yung asukal, di ba? Alam mo, nakahulma yung mani, eh. Mm-hmm. Ganon. Yun lang yung ano namin. Yun lang yung panghimagas namin. Ang dating tuloy, yung panutsa, bukang tinigyawat lang. Oo, napangit. Puro butas. Diba? Yun lang yung ano namin, panghimagas. Pero yung main course namin, ano, chicken cordon bleu. Wow! Hindi nagpatalo. Hindi pala choice. Sorry. Na kumain ng ano. Sorry. Ikaw kanita. Bilang ang kalap. In fairness, naubos muna. Huwag kang magkalat dyan, ha? Hindi, nakasahod dun sa cellphone niya. Grabe ka. Ang daming use ng cellphone. Pwedeng sangkalan. Pwedeng placemat. Kaya nga eh. O, tawag na 721-2429. Busog kasi. Pero in fairness, ha? At walang aftertaste ang kabayan nila, ha? Bakit meron ba dapat aftertaste? Meron. Sa iba, oo. Talaga? Sabi niya ano, ni Ralph, tawa daw siya ng tawa habang nagdadrive. Huwag kang tumawa pag nagdadrive. Oo nga. Tawa ka. Ano, ugali niya ka na nakikibasa ng cellphone? Hindi, nakikita ko lang, eh. Nakibasa ka pa rin, cellphone mo yan? In fairness, kaya mo naman palang basahin ng ganito ng kaliit, eh. Yung font niya. Yung font ko kasi yung font niya kasing laki niya. Ng Energy FM. Oo, kitang-kita mo kahit nasa malayo. In fairness, di may mga ganyan talaga. Ay, naku. Oh, ito na. Mantika at tuyo daw. Tuyo. Toyo. Mantika at toyo. Ako mantika at bagoong dati. Mantika at bagoong. Lalo na yung mga pinagprituhan, ng mga baboy, di ba, ganyan. Yun. Kasi may lasa. Kasi yung mantika, hindi naman mantika ng pangprito. Yung mantika na mismo nung baboy yan. Mantika ganyan. At mantika at ano. Dati sa amin, Kara, may tawag kami, Target. Target ano?
Target. Ano mo alam niya, target? Hindi, target. Ano yun? Asin kasi, tatarget mo yung kadaliri mo. Hmm? Yung tawag. Bakit? Yun ang tawag. Anong ulam niyo? Pag walang ulam mga kapitbahay, target lang. Asin yung ibig sabihin. Ah, kasi deal mo lang gano'n. Target mo yung kamay mo. Pero wala, in fairness kami, hindi naman kami umabot dun sa yung asin. Pero yung, yun, yung kape na aranasan namin yan. Tsaka yun, mga noodles na ganyan. Yung noodles na inutang. Tapos ang nakakahiyang part dun, kasi yung pag-utang mo dun sa tindahan, kasi ang haba na nung listahan nyo. Oh, diba? Alam mo, yung utang sa tindahan. Ang init ng ulo sa'yo nung binbantay, kasi ang haba na nung listahan nyo. Oo. Tapos ipapahiya ka pa. Yung, baba, diba minsan, oo. Itataon mo namang utang kasi pag walang buibili. Oo, yan. Kaya ako, ang init anong kawali, nasunog, nagliab na yung kawali, wala pa rin yung mantika na uutangin ko. Kasi nga, hinihintay ko na pag may umalis, may darating. So ako nahihiya na nga ako kasi. Tapos ala ka saan? Anong nga na, uutang ka? Utang na naman. Tapos yung boses mo mahina lang. Tapos siya yung tipong, oh, pati mo lakasan? Eh, utang ho eh. Kaya hindi ko malakasan eh. Oh, alam mo, pag inuutusan ako dati, sabi na nanay ko, umutang ka muna sa tindahan. Sabi ko, ano ba yun? Nakakaya. Siyempre, iuutang, diba? So, hinihilaan ko. Wala ka naman choice. So, utang daw po na. Oh, yan, yan. Yung halos yung ibo kay bibig. Ano yan? Utang daw po. Bukas na lang daw po yung bayad. Bayad daw po. Hindi ko maalam. Pero kinabukas na wala din bayad. Wala din. Oo nga. Uy, ang dami nanonood sa atin, 2.4. Oo nga, wag nga kayong manood. Hello po sa inyo lahat. Good evening po sa inyo lahat. Hello sa inyo. Ay, nako. Bago siya may caller, kahapon pa siya nandiyan. Ay, talaga ba? May caller pala sa show na to. Oy, naka-cellphone, social to ha. Si Steph ng Manila. Good evening, Steph. Ay, po, Chico. Ayan, boss, buntik kang lumabo, no? Si Steph. Hoy! Ang yaman mo, ha? Hindi naman po. Gustang-gusto ko lang po kayong makausap. Tinanong mo ba kami? Ano? Grabe ka. Siyempre, oo naman yung sagot namin. Grabe ka naman, Steph. No choice naman po kayo, eh. Sa bagay. Pero alam ko, hulaan ko ang pangalan mo, Stephanie. Ang hirap hulaan, eh. Stephanie. Ha? Oh, di ba? Uy, oh. Hanap ka nga ano, ng maganda-gandang spot. Asa ka ba ngayon, Steph? Ito po, Manila po. Saan sa Manila? Saan ka malapit? Hanapin kita. Laki ng Manila. Tondo, Sampaloc, Santa Mesa, Santa Ana. Medyo malapit po sa unan yung nabanggit. Tondo? Tondo, Pasay. Ano, Malate? Hindi, Tondo nga daw. Malapit daw doon sa Tondo. Ano ka? Malapit ka sa ano? Malapit ka ba ang Torres? Sa... Naku, muntik na siya mawala. Oo. Nawala na siya. Malapit ka ba sa Torres? Hello! Cellphone lang yata kasi gamit niya. Wala na. Kinuha ng liwanag. Nakanawala ng signal. Oo. Kaya sa mga tatawag sa amin using cellphone sa ngayon, kailangan... Wala muna. At least may 300 kayong load, no? Kung mataga. At saka dapat may signal kayo, at saka dapat may battery. Pero malapit na magkaroon ng, ano, ng cellphone para kay Kara sa tanghali. Oh, so pwede na tumawag talaga na, ano. Kasi mahal ang tawag sa landline. Magkano ba? Hindi ko maintindihan bakit mas mahal ang landline. Ako din. Eh, mas convenient yung cellphone. Ewan saka, ko din. Saka diba, parang kumbaga, hindi naman obsolete, pero kung sa term, for lack of better term, diba, pa-obsolete na yung landline pagkatapos mas mahal pang tawagan. Kaya nga, hindi ko maintindihan yung part na yan. I don't understand. Do you understand? I can't. What about you, Kara? I also can't. Okay. Nanggaya lang ako. Hindi ko nga. Oo nga. Dapat ano. Tsaka, di ba ang tawag, magkano bang rate? 750? Hindi naman nagbago yan. 8 pe, ewan ko. Hindi ko alam. Ano bang rate? Ha? Cellphone to landline. Hindi, kung cellphone to cellphone, di ba 7? Per minute. Oo, ganyan. Ha? 12 pesos? Hindi ko mag-gets. 12 ba? Alam ko nga mga 40. Diba? Oh. Hello po sa NTC. Oo, sa National Telecommunications Commission. Diba? Bakit kaya? Oo nga, hello sa inyo ha. Si Ufil, hello sa'yo na hindi tayo magkita-kita, oo nga. Tsaka batiin ko rin yung, ano, yung provider ko na walang ibang ginawa ko hindi mag-provide ng tama sa plan ko. Ha? Oy, it's not right. Oo, oh, totoo lang, nakakabwisit. It's not right. Yung nagbabayad ka ng, ibawa, nagbabayad ka ng, ano, ng couple of thousands every ano every month. Mm. Pero alam mo na hindi na nila na-deliver yung couple of thousands na chinacharge sa'yo? Oo. Oo. Buwan ako nagbabayad. Pwede mo yan actually mapacheck kasi, di ba? Kontrata yan eh. At eto yung malapit, Brad. Eto yung malapit na part. Ang malapit na part,
tawag nito, yung bawa, nagpadala ka ng picture sa akin sa Messenger. Mm. Picture sa Messenger, inilo-load pa. Paglo-loading pa. Samantang laplan ka na maayos. Ibig sabihin, mahina signal mo. Ibig sabihin, bulok yan. Ako lang ba nagre-reklamo sa kanila? Feeling ko hindi. Di ba? Kasi this past Nakaka-urat. Few days, this past few days, yung provider mo, nagkaroon ng mga problema. So, ganun. Mm, totoo lang. Oo nga. Yung umagang-umaga, nakaka-urat to. Kasi wala silang data, wala silang... Alam mo, ganito na lang. Ano? Wala na ang problema ko ngayon. Pero huwag kayong magpapakako na kung ano sa commercial ninyo. Pag commercial diba? Kasi... Diba nung... Tsaka alam mo, dapat ma... Ano, ito, ano ko lang sa NTC to ha. Bilang consumer lang naman, dapat may kaso po yung maglalagay ng word na up to. Dapat may kaso yan. Kasi panlulaw ko yung up to na yan. Actually, pwede nga siya pumasok false advertisement kasi... Gahaman. Panggagancho yung word na up to. Up to ganitong speed. Hindi naman nila nilalagay kung ano yung minimum. Halimbawa, up to 8 Mbps. Diba? Ibig sabihin, pag binigyan ka nila ng 1, pasok sila kasi ang nakalagay kasi up to. Oo, diba? Walang minimum. Walang minimum. Dapat panluloko yan. Panluloko! 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 Get na galit. Dalawang mic. Yes? Hindi kasi sigaw, ako na lang sisigaw. Hindi, ayaw talaga niya na manluloko. Ay, sino ba may gusto manluloko? Ikaw, mga ilang taon mo rin ginusto. Oo nga. So sad. Almost 5 years. Pero masaya ka na ngayon. Huwag natin balikan ang mga alaala. Hindi na ako naapektuhan. Kasi masaya na ako ngayon. Tsaka baka nanonood siya. Ayan na si Carlo. Carlo! Hello kay Tico. Uy. Papa Jackson. Carlo! Ma'am Cara. Ma'am Cara kami. Ma'am. Naku ha. Alakas mga principal ni Cara ngayon. Yes. Bigyan mo na ng grade to, ma'am. Sige. Magandang gabi po. Magandang gabi, Carlo. Kumusta ka naman? Sarap ng kabayan. Medyo maayos naman po. Medyo maayos, ibig sabihin medyo hindi din yan. Opo. Diba? Actually, ano, tumawag na rin po ako dito. Siguro mga ano. Gano'n? April siguro or March, ganun. Ito, ay, hindi na April, hindi na April ang tawag. Ano? April. April Fool's Day. Noong nakaraang taon. Okay. So, nung nakaraang taon ba na tumawag ka, malungkot ka rin ba? Parang ganito lang o hindi naman? Actually, ano, humingi ako ng payo noon about din sa anak ko. Hmm. Sino nagpayo sa'yo? Kaya din pong dalawa ni Papa Jackson tsaka si Kuya Chico. So, ibig sabihin, kami ni Kuya Chico, wala kami naging silbi. Wala kami naitulong. Hindi, alamin nga natin eh kung anong nangyari. Kasi parang hindi nag-work eh. Ay, nag-work naman po. Okay naman. Tsaka matagal isang taon na lumipas. Pero anyway, saan nga sa Cavite pala? Sabi dito Cavite kay. Ano po? Tanza po. Tanza. Kailan lang, kagagaling ko lang din dyan. Kasi nga, di ba, driver mode niya ako eh. Oo, gabi ako pumunta dyan. Dahil sabi ko, kung hapon, para rush hour, hindi, magta-transform talaga ako doon. Kasi napaka-traffic dyan sa, di ba, Cavite. Oh, hindi mo magsusuntukan tayo bago mo mapapunta dyan. So, sabi ko, mga alas 8, alas 9, yan. Sige, pwede na. Sa pala-pala pa lang eh. Naku. Pero okay na yon. So, Tanza. Layo din ha, Tanza, Cavite. Ha. Yes po. Oo nga. Speaking of Tanza, hello kila ano dyan ha. Kila Mangkoy sila. Sa Utoy stop sila gan sa Tanza yan. Sa Tanza hindi. Ano yung malapit sa Tanza? Gentry. Gentry po malapit. Oo nga, Gentry. So, hello sa inyo. Anyway, okay. Punta na tayo sa medyo masaya ka. Ay, medyo okay at medyo hindi din. Opo. Kanyari doon sa medyo hindi. Actually, ano, nasa point po ako ngayon na ano. Hindi ko alam kung anong meron sa akin bukas. Bukas. Kung paano ako magsisimula. May muta ka bukas. Bakit? Ba't ang lungkot nung hindi ko alam kung saan ako magsisimula? Kwentuhan mo kami ano meron. Nung tumawag po ako dito, ako po yung ano, nung nasa network industry din po. Baka natatandaan eh. Nasa network industry. Nag-networking ka nun? Apo, nung time na yun, Papa Jackson, nung kung sa akin ka sumali, may amang ka na ngayon. Yan ang sinasabi. Yan nga. Sayang. Power! Sana lumipat na ako noon pa. Payaman! Payaman. Kaya kami sa networking. Uy, kamusta? Ito pari, payaman. Siyempre, yun ang goal, di ba? Yan ang goal eh.
Alamang pahirap, siyempre dapat payaman. No? Payaman! Anyways. Ayun. Ano nga, Carlo? Okay, game. Ayun po. Nakuha ko naman ng mga gusto ko sa network. Actually, dumating sa point na ano, na isa na rin ako doon sa pinakamalaking group, pinakamalaking team. So, baka may nung mga nakakarinig na ito, baka kilala ako. Hmm. Malaking team. Kumaga leader ka na, ganun, di ba? Ano po kasi? Malaki ng team ko, kami ang T-team. Siyempre sa ganitong industry, Papa Jackson, di ba? Hindi naman lahat, meron ding maduduming maglaro sa mga ganitong klase ng industry. Actually, sa lahat naman ng industry. Lahat naman ng industry, may maduduming maglaro. So, kuya, pwede bang, may radyo mong bukas dyan? Ay, nung phone ko pa, patayin ko na lang po. Kahit yung ref, daway mo na para makatipid tayo. Apa. Ayun na po. Huwag hinaan mo lang number 2 lang. Pinatay ko na po. Yung kasi naka number 6 yung ref namin, ang lakas ko rin. Okay, sinare ko lang. Baka gusto nyo rin mag-share. Okay na po, pinatay ko na po. Sige. Okay, game. Ayun, Bob. Isa rin ako dun sa, sa ganong maglaro nung time ko. Okay. Ibig sabihin, nangangamada ka. Hindi lang po yan. Sa may agawan din. Kuya, pwede lang kasama mo. Baka puntahan kita dyan. Mabila kitang latagan. Makuha kita sa networking. Oh. Hindi lang po sa sa kamada. May mga time din na talagang bumibili ka namin ng mga leader para humataw sa team namin. Hindi, normal yun. Bumili ng leader kay Chico. Walang problema okay. Doon. Pagbili ng leader. Sa mga hindi po nakakaalam, ganito kaya Chico, networking ha. Parang hinire. Kamada. Mm. Malimbawa, kasi sa networking kasi. Ang alam ko kasi kamada yung pagsasaayos ng... Yes, kakamadahin mo siya. Pinakamada yung halo. Kasi kaya Chico, ang networking kasi, para siyang, it's a game of money. Okay. Diba? So parang, kumbaga kung meron kang leader, ilagay mo sa kanan, sa kaliwa mo. Kasi binary system ang networking eh. Diba? Tsaka bago natin pag-usapan to, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi masama ang networking. I've been in the networking industry for 14 years, depende yan kung ano layunin ng company ninyo. Now okay. Anyways, ganitong pangangamado kay Chico. Kasi may mga networking company kay Chico, mahirap i-perfect yung system. Okay. Hindi mo kaya i-perfect ang system. If the potential income is 100,000 a week, ikita ka siguro mga 50,000 a week. Okay. Diba? Pero pag kinamada mo, makukuha mo yung full. Ibig sabihin may dinaya ka na nun. Hmm. Or, The other option is mag-hire ka ng tao to do what you're doing. Pero siyempre, i-hire mo, hindi mapayag yun. Kasali na lang siya para siya yung mama kaysa ni-hire mo siya. Mm-hmm. So wala. So normally, kinakamada. Tama ba ako, pare ko? Tama po. Di ba para makuha yung full potential? Kasi malakas ang kitaan sa networking. Totoo po. Basta maganda yung product, ha? Maganda product namin. Mamaya niya, mapapasali mo ito siya. Mapapasali ka tayo. So, ganun ang ginagawa. Yung pag-hire ng leader, yung pag-pirate ng leader from different company, walang masama doon. Mm-hmm. Hindi masama yun. Kasi, mama, may leader sa kabilang company. Aliga dito ka na sa amin. Bit-bitin mo yung buong grupo mo. Maraming ka na. Walang masama doon kasi free will naman yan eh. Mm-hmm. Pero yung pangamada, sa amin, meron kaming anti-kamada. Mm-hmm. Pag nangamada ka sa amin, matanggal ka kagad talaga. Ayaw namin. Well, at least, diba? Mm-hmm. Anyways. Ayan po. Ang cute ng mga kag-comment sa Facebook, ano po si Kara? Ang ganda po ni Kara. Ha? Oo, puro ganun. Grabe naman. At hindi, ang ganda ko naman. Para maiba. Effortless ang ate mo eh. Yes. Para kang diwata ng cotton. Ha? Wow. Sabi mo nga ang taba ko, diba? Alin? Kanina. Ah, ayan na. Sinasabi ko na nga ba. Buti pa po kayo naka-appreciate. Hindi. Kailangan explain. Ganito kasi kanina. Kasi kanina may meeting ako sa Makati. Andun pala siya. Okay. Nakita-kita kami ng mga dating DJs ng dating istasyon natin doon. Okay. Ngayon, naka-belt siya ng pula. Sabi ko, huwag ka mag-belt ng pula. Bakit? Kasi nai-enhance yung bewa mo, lumalapad. Sabi hindi, ang pagkakasaya pa niya, ang laki ng tiyan mo. Yun ang sinabi niya. Ang kilay, te. Tapos ito pa. Ito pa sabi niya. Ay, ano, Carlo, tapos sabi anong ko, meron sa ano? Ano problema mo? Teka lang. Mamaya na pag-usapan niya, may color tayo. Okay. Sige, ano sinabi ko, Kara? Ang sabi mo sa akin, ang taba mo dyan, magpalit ka ng damit mo, ha? Sabi ko, bakit? Tapos sabi niya, ang taba mo kaya, sobra. At hindi ko nakalimutan yun hanggang ngayon. Ang diin. Kaya pala, mahirap-hirap ka sa akin. Kaya pala tumataas-taas yung kilay ng ate mo ngayon.
Hindi mo makalimutan sinabi niya. Nakatataki, Harika. Sabi pa niya, di ba nakaano kanina? Kaya umuwi pa ako sa bahay. Di ba nakaano pa ako nakapalda? Ano yung suit mo? Sobrang iksi. So iniksian mo pa lalo? Hindi, may punit kasi yung palda niya. Nag-shorts na ako. May punit yung palda niya. Ito malapit, may hindi na nakapalda siya na may iksi. Nagpalit ng shorts. Nag-shorts ng sobrang mas maiksi. Ayun nga, ganun nga. Sabi ko na, I give up. Para bahala ka sa buhay mo. Mainit naman daw kasi. Kaya so nawala na yung set. Nawala na yung ano ko, yung setup ko ng ano, ng OOTD. Nasira. So Carlo, paano to ngayon? Pakatayuhan nga kami. Anong masasabi? Carlo. Hello po. Anong gagawin natin dito? May problema si Carlo, pag-usapan natin. Again. Okay, back to regular program. Carlo. Commercial break lang yan. Ano yung kamo na hindi ko alam kung ano meron sa akin? Bakit? Ako na po ba? Ikaw na. It's your turn. Pasensya ka na, ha? Ay, okay lang po. Ayun po. So, yun nga. Doon sa company na yun, isa po ako sa ano? Top earner. Sa parang ganun na rin po. Ibig sabihin, ano? Ang tawag niya, potok check eh. Ganun po. Sa dumating yung time na ganun. Tapos, yun po, siyempre nabulog din kami sa ano, sa laki ng kitaan sa network. Kaya meron kami, tatlo kami top earner nun sa company. Nagumawa ng sariling company. Nangyayari nga yan, no? Gumagawa ng sarili. Tapos? Tapos dun po sa ginawa naming company. Ako po yung tumayong ano, presidente. Okay. Ganun kakalalim pala, no? Actually, Papa Jackson, pag dito tawag kong to, hindi ko alam kung ano. Kami nakikinig sa akin ng mga tao ko noon na... Ayan mo, if you've been wrong, if you've done something wrong, and you are willing to admit that you are at fault, then this is a very good avenue and opportunity for you to admit it. Kwenta mo muna. Habang so, may tapo pala sa akin. Tayo kami ng company ng August nung nakaraang taon. Okay. Nag-start kami sa province. Ayoko nung, hindi ko na po sabihin kung anong province. Wag na. Opo. Nag-start kami sa province. Tapos nung pangalawang office, kasi naging dalawa nung office. Kasi medyo okay din nung company. Kaya lang hindi ko alam, meron palang hidden agenda nung dalawang kasama ko. Na nakafront nung network company at the same time merong investment na nagaganap sa loob ng company. May mga auto-click. Parang ganun po. Lapulatyan. Hindi, investment. Sa loob ng company. Ibig sabihin, nagbi-Bitcoin din sila. Hindi Bitcoin. Parang hindi siya Bitcoin, pero cryptocurrency. Cryptocurrency din. Marami kasi klase ng Bitcoin eh. Ay, ng cryptocurrency. Bitcoin ay klase ng cryptocurrency. Si Kara, di ba, meron siyang racket noon, muntik na siyang bayaran ng cryptocurrency. Sabi ko, tanggapin mo yung bayad na yan kung alam mo kung paano gamitin niya. Kung hindi mo alam, tanggihan mo na yan. Malaki yun, di ba? Ang isang ano nun, yung conversion nun, katumbas nun. Depende kasi kung anong cryptocurrency. Depende ka. O nga eh. Anyway, tuloy mo pari ko. So, ngayon, Papa Jackson, nung company na yon, ilang months lang din nung tinagal. Bakit? Dahil saan kayo sumabit? Doon sa investment, mga investment, marami po kasing nag-invest doon na may, na hindi na, ano. Ngayon, dahil ako nung ikaw ang presidente, ikaw hahabulin. Sa akin po lahat. Okay. Tapos nung dalawang kasama ko, ang nakakaano doon, Papa Jackson, nung dalawang kasama ko, nagtayo pa rin ng another company. Tapos ako ngayon nung na-DDN doon sa ginawa nilang kabulastugan noon. Well, kumbaga yun, pagkukulang mo yung bilang leader. It happened under your nose. You cannot blame anyone. You cannot play the victim here. Anong dahilan na pagtawag mo dito? Yun nga, Papa Jackson, kasi nung ano ko ngayon, sobrang di ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto ko lang din ang makakausap. Nabayaran mo na yung mga investment ng mga tao? Na actually, hanggang ngayon, inuulog-ulogan po ko. Alright. Anong dahilan ng magtawag mo dito?
Kasi Papa Jackson ngayon, ako na lang talaga nung mag-isang lumalaban. Sino ba kalaban mo? Sometimes, kay Chico Cara, we misuse the word. Ang hirap po lumaban. Diba? Kasi lagi yung tanong, lumalaban, sino kalaban mo? Baka mamaya feeling mo lang may nilalabanan ka. And that makes the entire situation, diba, a lot darker and heavier, diba, and more problematic kasi feeling mo may kalaban ka. Sino kalaban mo? Kung Avengers kalaban mo, mahirap. Diba? Kaya kung talunin, mabubuhay lang sila ulit, oh. Okay, kailangan mong tawagin si Cesar Mon. Thanos. Sige. Sige, sino kalaban mo? Parang ganito, ano? Okay. Let's try to put into perspective our topic. Okay lang? Okay lang. Okay, ganito. Pare ko, ano, kung top earner ka, ibig sabihin malalim ka mag-isip, no? Alam mo, napakalaki ng respeto ko sa mga networkers, Kara. Kasi, mahirap kasing, intindihin ang networking pag hindi mo siya inupuan at aralin. It's not easy. Mm. If you want to be a leader in the networking industry, hindi madali. Mahirap. Kung gusto mo lang ng ano ka lang, simpleng downline ka lang at kumikita, well and good. Pero mahirap maging leader. Alright? Leader ka, di ba? Presidente ka pa nga eh. Para makapagtayo ka, ganun kalalim ka mag-isip, ano? Pero let's just put into perspective. Parang ano ba, parang mag-jowa ito, ano? Mm-hmm. Yung mag-jowa, nagkakalabuan, okay, lumabo, mahirap ang kanilang sitwasyon, and then meron na dialogue na pinaglaban kita. Tanongin mo, sino kalaban? Kasi baka mamaya gusto mo lang gamitin yung word na ako na lang po mag-isang lumalaban nang wala ka namang kalaban. Now, enlighten us. Sino kalaban mo? Kasi kung wala kang kalaban, hanapan kita. Kuya Chico, gusto mo lumaban? Ay, hindi ako. Kara, gusto mo lumaban? Ayaw. Papalag ka ba, Carlo? Kasi nung pinundar ko ng ilang taon sa network na wala lahat dahil lang doon. Yes, sagutin mo yung tanong ko. Kasi if we can actually brush the question off, 'di ba? And maybe start asking the right question. You know, ang problema kasi Carlo is that we tend to be problematic. 'Di ba? We tend to ask the wrong questions. Na? Actually. Oo, we tend to ask the wrong question. Yes, indeed. Ang hirap humanap ng tamang sagot kung mali yung tanong natin. Kuha mo punto? Yes po. Okay, sige. Ulitin natin. Baka kasi may point ka, baka ako naman yung mali dito. Sinong kalaban? I'm just trying to probe. Ako na lang po, statement mo to ha, ako na lang po mag-isang lumalaban. Sinong kalaban? Kung paano po ako makakabangon. Yun. So, mali yung tanong mo. Do you agree? Yes po. Okay. Salamat sa pagtanong. Ayan, okay na. Grabe. Resolved? Sige, magtanong tayo. Carlo! Kamusta ka na ba ngayon? Ano ba yung mga napundar mo na wala na ngayon? Noong kondo ko po, nabenta ko na rin po. Okay. Kasi pinambahid ko dun sa kondo, kotse, nabenta mo? Opo. Wala ka ng kotse ngayon? Tatlo po, wala nang natira sa akin eh. Wala na, okay. Kailan ka nag-umpisa sa networking industry? 2013 po. Ilang taong ka na nag-network? 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 years po. 6 na taon. Tagal yun ah. Kamusta ka na nag-umpisa ka? May kotse ka? Wala po. Okay. May kondo ka? Wala po. Kutal networking, kaya Chico, ganito kasi ako mag-motivate sa grupo ko eh. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung naipon, parang gano'n na pundar. Ganito ako mag-motivate na. Okay lang ba, ipapower kita ngayon? Wow, poweran pa. Hindi, alam mo. Okay, alam mo, okay po. The reason kung bakit I love networking, Kara, because I always get the chance to inspire people. Mm. Yan eh. Hindi naman dahil sa pera eh. Okay naman kumita sa radyo eh. Diba? Pero you get to inspire people. No? Yung tinatawag nila magpapower ka, it's because you want to conduct a power speech. Yun naman talaga yun eh. Alright. Nung nag-uumpisa ka ng networking, nag-uumpisa ka, expert ka na ba? Hindi po. Hindi. May kondo ka? Wala po. May kotse ka tatlo? Wala po. Kumitsaya ka weekly? Wala rin po. Hindi. Tama? Tama okay. Po. Ngayon, back to zero ka. Almost. Tama? Walang opo, kotse? Sobra po. Walang kotse? Opo. Wala. Walang kondo? Wala rin walang cheque?
Wala po. Ano meron ka? Knowledge. Sarili ko lang. Knowledge. Brad. Nung, kung nung time na wala kang knowledge, nagawa mo magkakotse, magkakondo, magkakeke, ngayon pa na naipon mo yung knowledge mo ang kamapanghihinaan ng loob? You know, sometimes in life, Kachiko, we are so focused, ano? And naka deadlock tayo doon sa mga bagay na nawala. But we don't really appreciate what we gained. Pare ko, you gained. You have knowledge, di ba? It's just that you are in the wrong place, di ba, with the right skills. Imagine what will happen if time comes and you will be in the right place with the right skills. Oh, well, actually, yun nga tama. At least ngayon, pwede kang bumawi, di ba? Yun yun eh. Pwede kang bumawi with the knowledge that you have. Tsaka, kung titignan mo naman, nakuha mo naman, eh, di ba, ito ka ngayon, tinawag mo to, kinikwento mo sa amin, no, na may ginawa kang mali, no, na doon na lang natin ilagay, may ginawa kang mali. Kaya mo nakuha yung mga bagay na yun. O eh, kumbaga, binawi din sa'yo, di ba? Binawi lang, no? Binawi lang, pero may nakuha ka pa rin, no? Yun yung sinasabi ni Papa Jackson na knowledge, di ba? Yung karunungan sa mga bagay-bagay. So, alam mo na kung paano yung mga galawan. So, ibig sabihin, pwede kang dumiskarte ulit. Kasi, yung mga ganyang klaseng tao, yung katulad nyo, kayo yung mga madidiskarte, no? Alam nyo yung paano yung mga diskartehan sa buhay, no? Nakakalungkot talaga yun, nawala ka ng kotse, no? Tatlo pa, di ba? Kondos, colored. Eh, magkaamin na tayo, yung kotse mo na yun, hindi mo nakapangalan sa iyon, di ba? Tsaka kung diretsahan, di ba? Nakuha mo naman yan, eh. Nandaya kayo, di ba? May ginawa kayong mali, eh. Exactly. Huwag kasi so, mandaya. Huwag isaraan yung industriya natin. Sabihin, hindi dapat gano'n nakakapanlumo na, oh, nawala siya kasi pinaghirapan. Hindi, eh. Kasi nga, nandaya galing dun sa ano. Oo, correct. So, di ba, hindi rin malinis kung saan ang galing yun. Kumbaga, binawi lang. Ang hirap din po kasi ngayon, ano, mag-adjust. Kasi, nung iba, siyempre, nung ibang company nakatingin din ngayon sa amin. Lalo na sa akin. Ba't mo sila isipin? Ano ang bag nila sa buhay mo? Siyempre, hindi mo na maiwasan yung mga, di ba, yung mamatahin ka, di ba? Lalait-laitin ka. Wala naman. Alam mo, you are in no competition, di ba, with anyone other than yourself. Yun yung pinakamahirap. Don't compete with anyone. Bakit? May problema ba? Pag nauusap mo ba yung taong feeling mo na lalait sa'yo, are you gonna get a prize? Wala naman premium, ah. Wala. Ano na niya na to? Tapos nung dalawang kasama ko po na, ano, kasama ko doon. Huwag mo nang sisihin sila. Masayo pa rin sila. Huwag mo nang sisihin sila. Alam mo, ganito yan, ano? Alright, didiretsahin kita. Tatlo kayo sa kumpanya, tama? Tatlo kayong leader, tama? Yes po. Silang dalawa, naging maayos. Ikaw hindi. Sino gumawa na mali? You know, it's the law of probability. Alam niyo ba yung kara ko, Chico? The law of probability, diba? States. Hindi ko alam kung ikaw yung mali sa inyong tatlo, pero mukhang ikaw yung mali. Kasi sila naging maayos, eh. Ikaw hindi, eh. Diba? The probability, diba, says that you are the ones at fault. Tatlo kayo, eh. Sila naging okay, ikaw hindi, eh. If you keep on blaming them, you are not gonna learn the lesson of this. At saka wala naman din matutulong. Wala, oh. Kasi, tapos na, eh. At saka andiyan ka na sa sitwasyon na yun, eh. Halika, bumuo tayo ng bagong... Anong pangalan? Ano? Jemaline. Jemaline. Hindi, alam mo, napakalapit sa puso ko ng topic na to. Kasi I've been doing networking, multi-level marketing for a year, kung 14 na taon na akong DJ, 15 years na ako nag-networking. Mas matagal akong networker kaysa DJ. Nauna ko siyang... Kasi it's really an art of selling. No, ang criteria ko lang, when I sell something, there has to be a value to it. Hindi ako pwedeng maloko ng tao. Mm-hmm. Kasi my credibility comes along it. Pero, sabihin ng networking, my point is, networking industry is not a bad industry. Tinanggal mo lang naman yung commercial, eh. Mm-hmm. Yung newspaper commercial, advertisements sa internet, sa radio, sa TV, billboard, yung pambayad doon, binibigay mo sa pinakamasipag na tao. That's the entire essence. Diba? So, malinis ang industriya ng network. Huwag nyo sirain, ha? Yung mga gumagawa dyan, huwag nyo sirain. Huwag nyo sirain ang industriya ng ano, ng networking. Marami akong kailan, eh, networking, diba? Nung ginawa ko ang system na to, kumita ako, piste. Wala naman kayong product, video-video lang. Ilan nyo ngayon, paluloko ng tao. Kung wala kayong product, huwag kayong magkakaano ng tao.
Nakapanood nyo ba yan? Eh, sana tapusin nyo ang video na to. 30 minutes lang, tapos ipasa mo sa kaibigan mo, ganyan, keme-keme. Anong product nyo? Pag-testing, luloko. Ang pakapangalaanan ko yung kumpanya ninyo. Carlo, Carlo. Diba? Oo, alam mo yan, Carlo, diba? Opo. Ang dami mong luloko. Sa networking? Yun ngayon kaila Carlo. Hindi, may product naman ang amin. Okay, sorry, inunaan ko lang, hindi ko nga alam. Malay ko ba? Anyways, Carlo, ano, nandito ka kasi lugmok ka, no? You want to be inspired, no? And we are not here to baby you, no? Hindi ka naman para i-baby dito. Kawawa ka naman because you have to realize you've done something wrong. You are where you are right now because you are at fault. Tama, mali? Tama. May ginawa ka. You've hurt people along the way deliberately, tama? You've taken cash that you did not earn. Correct. Tama? Tama ba? Maswerte ka pa, Brad. Hindi ka nakakulong ngayon. Totoo lang. Grabe. Actually. Grabe naman ang kulong ko. Ano, ay, pero iba ba umabot sa ganun eh? Meron yung kambal. Kailan lang? Ay, si ano? Oh, huwag na pangalanan. Di ba? Totoo o hindi? Di ba ibig sabihin, if you're proven that you've taken people's money, iba ng di kumbaga, unjust na kanila, may kaso ka. Actually, ang tapang mo nga para tumawag ngayon dito eh. Di ba may kaso ka? Ba't din ito, no? Tinan mo na lang. Pinabayaran ko naman po. Sabihin mo sa amin, grabe naman yung kulong. Pari ko, ibig sabihin, dapat nga grateful ka eh. Kasi, hindi ka na kulong. Hindi, kasi posibilidad kasi yun. Pwedeng nangyari yun. But, at least, no? Ako, if anything, nakakatuwa lang na yung, di ba, bukod sa lugmo ka ngayon, Koyang, eh, yung willingness mo na, you know, na bumawi, 'di ba? Na itama, gumagawa ka mali, tao lang, 'di ba? O di sige, sorry. Pero along it yung effort mo na ibalik, no, kahit pa unti-unti. Oh, at least doon. May ginagawa ka tama. Hindi ka tulad ng iba na tinakbuhan na lang talaga, 'di ba? At kumbaga you're still in good faith, sabi nga nila. So, 'yun. Pero magpapakalugmok, no, ganyan-ganyan na wala lahat. Eh kung ako lang, no, nagsimula ka naman din na wala yan. So, kaya mo namang i-adjust, di ba? Hindi ka naman pinanganak na naan siya yung mga karangian na yan, di ba? So, sa part na yon makaka-adjust ka. Pero, I think for now, you need positive people around you. Yun yung pinaka-importante kailangan mo yun. No? Mga positibong tao na, yung hatakin ka nila pataas, ganyan, no? Kapag down ka, yun eh. If you're going to surround yourself with people na napaka, nega, kaya wala nang ginawa kundi mansisi lang din naman sisi, ganyan habang kinakausap mo, hindi makakatulong. So, ngayon, lahat ng bagay na hindi makakatulong, no, para pagaanin yung loob mo, para, bigyan ka ng lakas ng loob, huwag mo muna pansinin. Huwag mo pansinin yung mga yan. Mm-hmm. Kasi doon ka nagdi-dwell ngayon eh. Ano mo yung sasabihin sa nung iba mga tao, di ba, alam nila, kilala nila ako, bla 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 bla. Eh, manghihina, di ba? Manghihinaan ka ng loob. Pero nakikita ba nila yung effort mo na gusto mong itama, di ba? Bumabawi ka, nagbabayad ka kahit utay-utay. Di ba? Baka hindi naman din nila nakikita yun. I think di mo naman kailangang sobrang explain at patunayan sa kanila yun, di ba? Basta't gawin mo na lang yan. Mayroon ka ding may tatamaan ka ding matino eh. So, ano yan eh? Lesson learned for you. Kaya lang in a hard way. Diba? Yun lang yun. Ang hirap, no? Lalo na pag nasanay ka na sa ganung lifestyle. Yun nga po eh. Pero again, bago mo naman, alam mo naman yung feeling, alam mo yung diskarte at galawan, bago pa dumating yung mga yan, alam mo rin ulit kung paano i-adjust, diba? Tsaka, ako, yung ganyan mo, ngayon lang kasi malungkot ka lang, pero nararamdaman ko, naniniwala ako na yung mindset mo eh. Diba? Yung mga ganyan, mga pagka-networker, iba eh. Kasi ako, marami na ako na alam ko na, kabisado ko na nga yung mga ganyan-ganyan, yung binary system, yung kanan-kaliw. Alam ko na yan kasi lahat na lang na-attendan ko na yata. Kulang na lang ako na yung magsalita dun kasi kabisado ko na. So, yung mga ganyan tao, no, yung punong-puno ng, if there's one thing na, no, na somehow na natutuwa ako pagka pumupunta ko ng mga opisina ng mga ganyan. Napaka-positibo ng mga tao. Oo, bawal negative. Napaka-positibo ng mga tao. Bawal negative dun. Parang wow. Nakaka-uplift na
ang saya ng lahat, lahat ay yayaman, lahat, yung ganun, di ba? Kasi ang mga tao doon nagpunta rin ng pangarap ang bitbit eh. Correct. Pangarap ang bitbit. Actually, madalas pag ganyan, mag-talk ako, mga product namin, di ba, health drinks, juice, food carts, di ba, businesses. Pero ang binibenta namin, actually, hindi naman talaga yung food cart eh. Ang binibenta namin, pangarap. Diba na, matuto ka, ganito, keme. And then for someone na naging presidente ng kumpanya, pare ko, di ba, alam mo na, na di ba, it's like the back of your hand or your hands, alam mo kung paano ito gawin. No? So, hindi ka namin baby dito. No? You have to look back. Kasi kaya mo, kaya yung ganyang, ano, kaya mo yan. Oo. Dumalaw, yun na lang, dumalaw ka na lang dito. Tapos magwalwal tayo. Oo, tsaka ano, magwalwal tayo dyan, dito sa ano. Baka ma-downline kita. Yes. Yun talaga yun. Yun talaga yun, dun tayo uuwi, you know. Gaganaan na ulit. Oo, yan, di ba? Pagkatapos kang pawiri ni Papa Jackson, ako naman ang papawir sa'yo. Wow! Lalatagin. Basta hihiga. Natagin kitang banig. Grabe. Wag kutso naman, grabe ka naman banig. Alam mo ganito, ano, i-share ko sa inyo, Karo, kay Chico, tsaka Carlo. Kasi alam mo, kaya ganito ang mentality niya, ano, ni Carlo. Kasi pag nag-networking ka, naging successful ka, nakakasilo kasi yung lifestyle niyo kay Chico eh. Oo naman, kasi di ba, tatlong kutse mo. Real talk na lang, ito Carlo, alam mo to ha. Marami tayong kilalang networker, di ba, na naka-tuck in, naka-Louis Vuitton na belt. Yes, totoo. Di ba? Pero uuwi ng bahay, walang sofa. Tama? Marami. Di ba? Oo, maraming ganyan ha. Huwag tayo magbulaan, maraming ganyan. Alright, kasi pag networker kasi ang pinag-iyama mo yung tsura mo eh. Kasi ang binibenta mo yung sarili mo eh. Mm-hmm. I think that's the wrong way of doing the networking. Pag networking kayo, benta ang produkto mo, huwag yung sarili mo. Bakit ikaw binibili nila? Kasi siyempre, di ba? It's all about perception. Ando na tayo, di ba? Okay to, oh, yung ganito. Kaya minsan, di ba, merong marangyang side ang networkers, Gachiko. Mm-hmm. I've been a networker for ano ha? For 14 years. I can speak for a lot of us. Di ba? Okay. So, merong marangyang buhay. No? Mag-drive ka ng magarang kotse. Di ba? Meron ka magandang cellphone. Kasi, ito lahat, ang tawag namin yung kotse, panlapag eh. Mm-hmm. Pag may kausap kami, na kliyente, lalapagan ka namin. So, may lapagan din. Oo, oh, lalapagan ka namin. Pinapuntahan ko, iba yung lapag. Ibang lapag. Iba yung nilapag. Ano yung nilapag? Basta, iba. Bastos yun eh. Uy, grabe. Hindi yun eh kung ganun. Ikaw ba may ganun? The next time around, pare ko, do it the right way. Correct. Hindi, at least, at least si Carlo eh, kumaga, okay, sige, hindi perfecto, nakagawa ng mali. Pero uh-huh. Ako kasi, doon ako tumitingin usually sa, nakagawa ka ng mali, what, anong sunod, di ba, what's next? Mm-mm. Yung iba kasi nakagawa ng mali, wala eh, nagkamali ako, hanggang ganun na lang. Pero may mga tao na, eto, kagaya ni Carlo na, okay, nagkamali ako, na-realize ko to, and I have to do something, di ba? Yes. At ginagawa mo naman. So, uh-oh. With that, I would say you're in the right track. Eh, diba? Okay naman yan eh. At ako kasi talaga, nararamdaman kong kayang-kaya mo naman yan. Makakabangon ka din, no? Nang hindi tatagal. Naging presidente ka nga eh. Tama. Diba? Yung mindsetting ng mga ganyang tao, iba eh. Yung knowledge that you have para maging presidente ka. So, yun lang. At self-help talaga eh. Tama si Papa Jackson. Tutulungan mo ang sarili mo, Kuya Kois. Kasi kung, di ba, lulugmok-lugmok ka dyan, wala ka talagang, mapapala. Okay. Kaya nga, di ba, surround yourself with positive people, di ba? So, pumunta ka dyan, no? Hindi naman yung mag-iaya ka ng mga tropa mo, no? Na makakausap, no? Kung bahala ka, usually kasi, Pinoy, di ba, mag-shot, gano'n. Pero hindi naman, it's not the ano eh alak eh, di ba? Yung graduate na po ako sa ganun. No, hindi naman yun eh. Ang yung may kausap ka lang. Correct, totoo. Yung magsabihan ganyan. Yeah. So halika na. Let's vote. Tsaka always remember na you reap what you sow. Kung ano ang tinanim mo siya ang aanihin. So kung ano yung effect naman nangyayari ngayon, base yon dun sa kung ano mga nangyari. So for now, at least alam mo na, marami ka na mga learning sa mga nangyari. Sabi nga, di ba sa quotes, di ba, sometimes you win, sometimes you lose, di ba? Sometimes pero, I win. Oo, pero mas okay yung sometimes you win, sometimes you learn, di ba? So marami kang learning sa natutunan. Sometimes I learn. Actually, matagal ko rin kung pinag-iisipan bago ako tumawag. Oo nga, pero gusto ko nga rin makausap talaga si Papa Jackson kasi. Ganito na lang, buddy ko, ano? If, kasi alam mo, kung talent mo talaga, kasi networking is sales.
period. Mm, kung talin mo yung sales naman, umiwanan niya yung industriya niyan. Magandang industriya ng multi-level marketing. Mong iwanan, hanap ka lang ng tamang kumpanya. Alam mo, totoo yan. Naniniwala ko, yung sales is really a talent. A talent yan, Brad. Kasi, di ba, talent talaga yan eh. And di ba, ako unfortunately wala akong talent diyan. Wala akong talent diyan. Na feeling ko kaya ko naman pero hindi ko talaga siya talent. Yung ganun, yung iba eh, iba yung meron kayo na hindi ko alam. Ako personally hindi ko siya iba talent ko. Ano? Iba yung performance na kaya ko. But basta malupit. Malupet? Gusto mo bang ilapag ko? Okay. Basta, ano na, Carlo? Fine. Putlong-kutang ka naman kasi dyan. Halika. Bumili ka ng dalawang case dyan. Kala mo naman manginginom. hindi na nga kung alam mo naman, hindi na bumabata ang koyo. Mag-isa lang kasi ako, kaya gusto ko lang din po ng kausap. Maisa ka lang ba? Ge, yeah, pag ikaw na, sapok na mo. Tinatanong ko lang kung mag-isa. Anong mali doon? Pero bakit ganun yung pagkakatanong mo? Paano? Mag-isa ka ba? Oh! Anong mali doon, Carlo? Wala naman, di ba? Di ba? Ah, Brad, mag-isa ka lang ba? Pare. Pare! Pare, hindi ka dito. Bilisan mo, pare! Pagkakaw ka nung babagal-bagal. Okay, Brad. Sigulo ko wala na si, ano, si Kapitan. Sino ang kausap mo? Sino yun? Si Kuya Chico pala. Teka ka. Napakamot ako sa'yo. Nako. Sorry. Wala, si Kapitan, rumuronda, alam mo naman eh. Pagkagandong oras, si Kapitan Tutan, rumuronda na. Kasama niya yung tropa niya si Kapitan Tutero. Hindi niya kaya kasi mag-isa. Wala pa ako sa network, napapakinggan ko na kayo eh. Oh, ayan, ano na tayo, bastusan na naman tayo sa mga ganyan-ganyan. High school pa lang ata ako. Diba, see? Mga pasmado yung bunga. Mas makatanda. Tigilan mo yan. Diba? Ay, nako. Oh, dumalaw ka nga lang dito para baka makita mo si Kapitan. Tapos panood ka ng mga pelikula niya, i-download mo. May mga bagong pelikula si Kapitan eh. Nung ano? Nakita ko ni-release niya eh, di ba? Ano? Ano? Meron siya yung isang bagong release niya. Nabaliw si Susan sa Arnibal ni Roland. Wow! Kasi si Roland nagtitindo ng tao. Eh, nung pumili siya, daming Arnibal. Naloka si Susan, gano'n. Pero ayoko ikwento, dapat mapanood nyo ng kusa yun. Yun, ano yun? meron pa isa, ano yun eh, horror yun, napautot ng humarot. Grabe! Panoorin, ay nako. Makaka-relate ka. Makaka-relate ka dun eh. Ano title? Napautot ng humarot. Oo, promise. Yung Avengers, wala yan. Pag... Kung 3 hours, ay, 4. 4 hours yun. Parang biyahe mapuntang bahay namin sa Pangasinan yun. 4 hours, Carlos, sinasabi ko sa'yo. Iba, di ba? Natuto kang lumandi, magtiis ka sa hapdi. Yes! Anyway, salamat sa pagtawag. Uh-huh. Maraming salamat po. Sige. Thank you. Bye. Lama. Si Carlo, ng Cavite. Si Boss Ralph. Ano na, bossing? Feeling ko hindi nga kami matutuloy ng ano, mag-Baguio, kaya... Tsaka dami ng tao, kakatamad. Ako punta kang Baguio? Eh, plano nila pero feeling ko hindi matutuloy. Talaga? So, hindi na yan matutuloy. Masarap naman sa Baguio, di ba? Ang daming mga ano, puntahan. Ang dami ng mga tao din pumupunta. Sa bagay. Yeah. Uy, si Doc Clarence, oh. Doc, ano tong klaseng tanong mo? Anong tanong ni Doc? Grabe talaga to si Doc. Tanong ni Doc, oh. Bakit? Ikaw din ba si ano? Sabi niya, tinatanong. Ikaw din ba si Kapitan Tutan? Hindi niya! Si Kapitan niya, wala nga siya ngayon, Doc, eh.
Ikaw, eh, Dok, ha? Diba ikaw nga yun? Grabe ka, Dok, ha? Hindi ako yun. 721-2429, 721-2429, mga pangga. Ay, naka! Alam mo nga, what amazes me about, ano, about network marketing, Kara, kaya Chico, is that it's not, tama yung sabi ni kaya Chico, it's not really for everyone. I've been in the industry of multi-level marketing for 14 years and wala akong malapit na kaibigan na sumali sa akin. Ooh. Lahat ng kasama ko sa negosyo niya nakilala ko na lang doon. Doing the business. Yeah. Totoo it's yun. Not for everyone. It's not really for everyone. Umuwi na ako naka-sports car, wala pa rin naniwala sa akin eh. Eh, yun yung pinakamagandang proof. Umuwi na ako na naka-Dodge Challenger, wala pa rin naniwala. Di ko alam, di ba? Nakadahil hindi naman lahat ng tao gusto ng sports car. Mm-hmm. Di ba? Eh, kaya lang, siyempre ako, if you can get it for free, why not do it? Correct. Tsaka ano eh, marabaw ako di ba, kung di sana, di, ang tagal mo na akong kasakasama dyan. Pero alam ko talaga sa sarili ko, hindi ko, it's not my thingy, like, you know. Uy, batiin natin kay Chico yung 2,300 na nanonood. Ay, good evening. Oh, hello po, ayan, kawayan nyo naman, malapit sa inyo. Hello. At batiin. At regards po dun sa 238 na sa kabilang live. Hello. Uy, grabe. May nagsabi kasi sa kabila po 238. Kaya may nag-comment. Hello. Grabe naman kayo. Hello po. Regards po dyan. At batiin natin yung mga taong nag-aabang ng tuhod ni Kara. Ah? Bakit? Oh. Mapakita mo ba yung tuhod mo? Okay yun, no? May patuhod si madam gumaganan. Hindi kasi nag-de-quatre ako. Normal naman. Nag-de-quatre kasi ako kanina. Dahil nangangalay na ako. Dito ka, tabi ko, kandong. Okay. Hindi pa rin niya mapatawad sa sinabi ko kanina. Hindi. Brat, gigil lang gigil siya dun sa kilay niya nang nanginginig habang tumataas. Ganon. Hindi, close naman kasi kami. Kaya pwede kong sabihin sa kanya, mga. Yun na nga eh, yung masakit, yung katotohanan. Oh, yun, di ba? Alam mo naman pala ito. Sinabi ko eh, ba't kailangan mo sabihin sa air eh? Wala. Siyempre. Hindi, ayoko kasi nung okay naman tayo, kaya wala naman sabihin, tapos magpa-plastic ako sa'yo. Sa ibang tao mo nalang kunin yung ganun, muna sa akin. Okay, so gano'n kayo ka-close? Mga 6 inches. 6 inches? Okay na rin yun. Wait, ay, hindi ba okay yun? Okay na. Ano ba sa'yo? Ano bang okay na inches sa'yo? Ha? Hindi ko alam. Ha? Hindi siya tanong ha? Ay, naklar. Well. 721-2429. Batiin ko si Dennis Francisco, ha? Nakaantabay. Oh. Oo nga, Dennis. Batiin ko lang. Uy, ito si Dennis. Downline ko ito. One of my favorite success story. Oh. Success stories of all time. Si Dennis Francisco ko, Chico, ay nag-umbisang matutong magnegosyo sa networking na sumali sa akin. Oh, di ba? Oh, di ba? And look at him now. He is now the owner of High Cultured Apparel in the Philippines. So shy. It does not get better than that. Di ba? Oh. Kalabanin kita sa akin, low culture. Uy, nanonood sa atin si Colleen. Hoy, Colleen's World. Hello. Yan, nakinagita kita kami kanina niyan eh. Colleen's World, har-har. 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 Si har-har. Si Miss Jackie Pariñas, nakaantabay. Nakakain na ba kayo sa Pariñas Empanada? Hindi pa. Yan, pamilya niya may-ari. Ah, talaga? Ako. Pariñas Empanada. Baka naman, Miss Jackie, pwede pa deliver dito. Oo, nakakahiya naman. Oo, nakakahiya naman. Huh? Baka comment. Oo nga. Ang tagal pag sa umaga din. laging gising to si madam mo. Miss Jackie Pariñas, di ba? Nakala mo nung binagbubunan sa magulang niya, pinalaklak ng gluta yung nanay. Kaya pagpanganak, transparent yung baby. Kulang na magta-transparent ka na madam, ha? Medyo bawas-bawas. Ay, naku. Ay, may color kayo. Ay! Hello? Talaga? Eh, si Penda. Hawayin ninyo. Penda. Tumitingin lang naman ako. Kilala kita. DJ. Hello. Teka, anong tawag mo sa amin? DJ. DJ. Ikaw DJ, ako DJ din, ito DJ din. Bahala ba? Ate, pakilakas. Hello po. Mahina. Pakilakas. Hello po. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po, naka-earphone po. Ah, kaya pala. Tanggalin mo yung mag-handheld ka.
Nasa labas siya, no? Hello po. O, di mas malakas. Ayan, mas malakas. Okay na po. Oo, oh, okay. Ayan, okay na. Wala ko pangalan mo, ikaw si Ciara. Opo. Tama ba yung pagkakabigas ko? Ciara. Ciara. Shara. 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 Kumusta naman, Shara? Ito po, broken hearted. Nako! Oh! Nako! Bakit? Parang na-busted po. Ha? Na-busted ka? Ikaw na-busted? Kailan lang yan nangyari? Bali, ano po, magwa-one week na po. Fresh ang, pa rin. Paano yun, ikaw nang ligaw ganun? Umamin na po ako eh. Ah, umamin ka kasi. Kabangaran, di ka pa napanligaw ng lalaki? First time ko yung gawin yun. Oo yan, oo yung sagot niyan. Bakit ako may collar tayo, di ba? Mamay. Oo nga, sige, balik tayo kay Shara. Sige, kwentuhan mo nga kami ate. Ano yung umamin ka kanino, saan, kailan, alin? Ano po? Ano yung kwento mo? Nabusted ka? Sige nga. Opo, nabusted po ako kasi po ano. Umamin po ako kasi. Meron po kasi yung pinsan ko po. Ano, regla? Yung kaibigan, pinsan? Yung kaibigan niya po. Pinakilala niya po sa akin. Babae, lalaki? Lalaki po. Hmm. Yung pinsan ko po lalaki. Kailan? Pinsan mo niya po yung ano. Kailan pinakilala sa'yo? Nung time po na lumipat po kami dun sa malapit. Hindi naman kita pinsan, so kailan yun? December po. Yan. December 18th. Oh, last year. So teka, yung pinsan mo lalaki, yung friend niya na pinakilala sa'yo ay? Lalaki rin. Yes po. Lalaki din, okay. Tapos po, ano, naging tropa-tropa ko po siya. Oh, tapos? At lagi po siya pumupunta sa bahay. Hmm. Parang ano, parang feeling ko parang ano, nagpapahiwatig siya gano'n. Mm. Tapos ano, type ko din siya kasi ano, makulit type. Talagang yung ano, sa lahat ng lalaki, parang sa kanya talaga ako na-attract mong gano'n. Ano bang nagustuhan mo? Sabay-sabay tayo. Ano bang meron sa kanya? Sumuso kami, ano nagustuhan mo? Hindi ko po maintindihan, hindi naman siyempre, po siya. Siyempre, siyempre una, may attraction, di ba? May specific ang na-attract sa parang kanya. Parang ano po, may spark po eh. Para kay spark plug, may spark. Opo, ano, may nagustuhan ka ba ng halimbawa, mata niya, o kaya pogi ba siya, o kaya magaling siya sumayaw? Wala o kaya po talaga, as wala po talaga. O kaya na-challenge ka ba sa kanya? Hindi, wait, tigilan niyo ako sa... Malinis ba siyang tignan, mabango ba siya? Ngayon, loko, wala ko nagustuhan. Katangos, ilong. Takto lang po. Meron siyang katangian, be it physical or ugali, na nagustuhan mo. Oo, yung nakita mo sa... Ay, oo nga. Siguro yung pagiging makulit po. Yun, diba? Attitude. Okay, diba? Being positive in life. Sense ganyan. Of humor, ganyan. O, tama. Actually, marami naman din talagang na humaling sa sense of humor. Oo. Okay. Diba? Yes, Karan. Nahumaling ka ba sa sense of humor ko? O, tapos? Tapos naging friends kayo. Yung pagiging friend po namin, na akala ko po may something para sa kanya, nag-a-assume po ako. Mm. Oh. Nag-a-assume po ako. Tapos nagsiselos din po ako. Mm. Paano nagsiselos ka? Paano nagsiselos ka? Sinasabi mo sa kanya? Hindi ko po siya pinapansin, tapos mag-check siya sa akin. So pinaparamdam mo na may something ka? Opo, parang may, tinutuyo ako, parang gano'n. Mm. Pero wala naman kaming depression. Mm. So, paano yung nagtapat ka? Kailan mo ginawa? Ito lang din po. Ito lang. Kanina itong lang? Ano lang din. Opo, itong April lang po. Bago Paano sa... Bago 1 week. Sa paanong paraan mo ginawa? In what manner? Ni-message ko po muna yung pinsan ko. Mm. Uminom po ako noon. Mm. Kasi pari yung kapatid ko po kasi graduate. Mm. Nag-inuman po kami. Nung narasing ako, yan, lumakas nag-message ako. Nagkaroon ako ng lakas na loob. Nag-message po ako sa pinsan ko. Bakit sa pinsan mo? Anong sabi mo? Umamin po ako. Sabi ko, humingi ako ng payo. Sabi ko po sa kanya na tinamaan ako dun sa tropa mo. Mm. Yes. Sabi ko, alam kong mali, parang mali, pero parang
hindi ko talaga mapigilan yung ano, eh. Parang gustong gusto. Yung pinsa ko din, tinamaan din eh. Tinamaan ng landi eh. Hindi niya nagustuhan. Ikaw ba? Ikaw ba, Shara? Tinamaan ka ba? Kahit amang landi isa. Po. So, pagkatapos sa pinsan mo, tapos sabi niya po, magagalit daw po yung mama ko po, magagalit kasi nga, bakit ko papatulan na alam niya naman na na alam ko naman po na tropa niya at magagalit po yung mama ko po. At siya yung pagpupuntangan po kasi nga po siya po yung dahilan kung ba't po kami nagkakilala ng tropa niya. Pero may mali ba doon? Wala naman eh. Pero anyway. Paano mo inamin sa lalaki? Ayun na, doon na tayo pumunta. Doon siya. Inamin ko po, ganito po. Kasi nung nagsabi po ako ng ganun, sabi niya, sige, ikaw bahala. Bibigay ko support ako sa'yo. Ganun. Ayun. Sabi ko, pinsan mo yan. Lakas mga basketball team ah. Support. Parang ano, dagdag lakas ng loob din po yun. Ang ginawa ko po, nag-chat din po ako. Para lumakas lalo ang loob. Sinat po yung lalaki. Ang sabi mo sabi ko may aaminin ako sa kanya pero wag niya sana akong ano iiwasan niya. Parang wala sana walang magbabago. Siyempre pag may nag-message sa yung ganyan, most probably alam mo na, 'di ba? May hint ka na, 'di ba? May nag-message siya, "Uy, may aaminin ako." Paano eksakto sinabi mo ganyan, "May aaminin ako." Apo, ganito po. Ang sabi ko, wag niya po akong i-judge kung yung sa malalaman niya sabihin ko. Ang dami mong pasakali. No? Ate, ano nga yung sinabi mo? Ang tagal. Yun nga yung sinabi niya mismo, pero ang dami niyang pasakali dun sa message. Okay. Kasi message yan, di ba? Opo. So ang dami mong pakeme-keme. Naano rin po ako, kinakabahan din po ako habang nagtatype ako eh. Ganyan mo mismo sinabi? O minsan pag nasi ka, nag-i-English ka eh. Hindi po. Bali, nag-usap din po kami ng personal. Okay. Nag-usap din, bukod po sa chat, sa message. Nag-usap din po kami sa personal. Ayun po, ayun po yung sabi ko sa kanya na ayun nga, gusto ko siya. Tapos ano, hindi ko na mapigilan na ano. Tapos? Sabi ko, gusto ko siya na higit pa sa tropa. Ano, paano kanya binasted? Tapos ang sabi niya po sa akin, sabi niya bakit daw, bakit? Ang sagot niya ng bakit. Sabi ko wala eh. Hindi ko rin alam eh, basta ano, pinamahan na ako sa kanya. Tapos? Anong reply? Anong sagot? Sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin. Kasi ayan, palagi din po ako, hindi wala na po noon. Yun lang yung sagot niya. Yun lang po yung sagot niya. Tapos mga ilang araw po, nag-chat po ako na nag-chat. Sabi ko, okay lang naman kahit hindi mo masagot yung tanong ko. Basta yung nasabi ko sa'yo yung nararamdaman ko. Okay. Yung feelings ko para sa'yo. Sabi ko, okay lang yan. Eh, di ba sabi niya may aaminin din daw siya, oh. Hindi, tapos ano na po, bali, ito lang po yun, sabi niya sa akin. Kasi galing po ako nung... Ate, ano lang muna sinabi niya? Ang tagal. Hindi, kasi... Parang pa ka sa galing, ano nga sinabi niya? Mag-antay ka na po. Grabe naman. Napaka-impatient. Ano po, ang sabi niya sa akin na... Isasabihin din ako sa'yo. Sabi niya, ayaw niya raw muna mag-girlfriend. Kaya para ano, ang sakit sa puso. Ang sakit sa puso. Pero ano, okay naman po kasi po, ito na yung time na, na sinabi niya na yun. Mga 2 days po, pumunta po ako dun sa nanay ko. Nakita po kami ulit, tapos nagkainuman. Gayun ang nanay mo? Natatawa po ako sa eksena. Kasi... Sana matawagin yung, kami ah. Oh. Yung love na naramdaman ko sa kanya, parang nabaliwala po, nawala po lahat. Nung nakausap po yung nakainuman mo nanay mo? Hindi po, kasi po may nangyari po na hindi po namin expected. Ano yun? Ano yung nangyari? Gusto ko rin yung mga nangyayari. Ano ito? Wala pa kang kwento? Tumatawa ka agad dyan? Hindi. Kwento muna bago tawag ano eh. Ano nangyari? Wala pa nga eh. Hala? Hoy! Lalo. Sorry po. Natawa ka agad. Natawa po kasi ako yung nangyari po na alala ko. Ano nangyari? Dali na. Nabibitin yung tawa ko. Masakit yung puson ko. Yung tipo po kasi lasing na po siya na yung akala niya po kaya niya po yung sarili niya. Oo.
Yung ihahatid na po kasi namin sa sakayan po yung ano, yung pizza ko. Hinatid po namin sa sakayan ng taxi. Tapos may mga dalawang lalaki po doon na lasing. Na yung isa ko pong pizza na babae, dinastos po. Tapos, ano yun, nagsumbong po yung pinsa ko na babae. Ganun niya, binastos daw siya. Yung type ko po na lalaki. Ano po, sumugod po. Sumugod dun sa dalawang lalaki. Nakakala po namin, nare-rest pa. Inaawat pa po namin. Pagdating dun? Tapos pagdating po dun, hello? Pagdating doon, binaba. Pagdating doon. Kaya natawagan mo ulit. Kasi gusto ko matawa eh. Ako din, nabitin ako. Gusto ko matawa eh. Hindi tayo mabit sa punto. Ayaw na. Ayaw ko nang nabitin. Ang sakit eh. Hindi ka ba, Karita, na try mo na yung mabitin? Oo naman. Anong ginawa mo nung nabitin ka? Ganun siya. Ha? Tinuloy ko, bakit? Tinuloy mo. Ikaw pa, Jackson, nabibitin ka ba? Ang sakit, di ba? Oo ko. Ano ba yung usapan? Ha? Tawa. Sa kwento. Tawa, yung kasaya. Oo, pag nabitin ka sa kwento, itutuloy mo yung kwento. Di ba? Okay, ihi nga, mabitin ka sa ihi, masakit, di ba? Kaya nga, oo. Oo nga. Ba yan? Di ba, ang sakit mabitin sa ihi? Paano yung kalahati lang ihi? Hindi mo pa na-try na pigilin. Hindi, alam niya. Ewan ko na to. Pag sa lalaki, masakit. Eh, pag kasi pag lalaki, umiihi ang lalaki, pwede stop. Kaya namin tumigil. Ah, pwede i-stop. Ang babae, hindi daw. Uy, kaya ko din. Sayo? Ha? Kaya ko din. Ay, baka. Talaga, napigil mo? Na-try ko na, oo. Pero masakit? I-stop, oo. Babalik ulit siya. Sa lahat naman yata, masakit eh. O, paano kung may dumaang dagang malaki, o? Ha? Di ba? Alam mo tumatayo ka habang umiihi. Hindi naman. Ang tanong, saan ka umiihi? Ba't may daga? Kaya nga ba may daga? Na malaki. Bakit lang may daga? Sa estero. Ing-ihi ka na o, bakit? Ano, malaking daga o maliit? O bubuit? Malaki, daga. Malaki naman. Malin, malaki. Taga saan yung daga? Taga Tondo. Sa kanal. Taga Tondo, marami estero dun. Taga Cebu. Taga Cebu? Huh? Bakit? No. Cebu rat. Ah? Okay. Sige, push natin yan, ha? I-push natin. Taga Tondo. Sabi ko na. Hindi ba pag malaki ko, Chico, ang tawag? Ano tawag? Alam mo yan, eh. Jumbo rat. Lumingiti ka na. Ba't alam mo yung mga ganun? Hindi, kasi yun naman tawag, jumbo, malaki. Ah, mahilig ka sa rat. Kaya big. Mahilig ka sa rat. O kaya ano, pag yung daga mabilis. Ano? Turbo. Rat. Turbo rat. Sige, so let's vote. Let's vote now, sige. Oo. Oh. Pag yung daga nakatira sa kawayan. Ano? Bamboo. Rat. Bamboo rat. Kapag Facebook. Late lang. Wala na, nabitin na tayo. Kaya nga eh, ano, tuloy natin. Ano kaya nangyari, no? Sige nga. Gawa natin ang kwento. Tuloy natin ang kwento. Ano kaya yun, no? Then, naputol lang sa sumugod. 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 Kailangan nakakatawa dun sa sugod. Ano kaya? Sumugod. Doon sa sumugod si kuya, doon sa dalawang kuya din na nang bastos doon sa pinsan. No? Pag sugod doon, ano kaya nangyari? Baka nahubaran. Ano daw? Sumakin ako yung... Nahubaran? Anong kasing plot twist yan, Kara? Hindi. Sumugod, diba? So, pag sumusugod ka, diba? Minsan, hinihila mo, naghahatakan kayo. O sa kakahatakan, nahatak yung paa, tapos na ano yung shorts na baba. Ah, talaga? Habang shorts sa paa. Habang na yung nakita yung puwet, tapos tumawa. Nakita yung... Ganon. Tapos nakita yung pisingin ng puwet. Ako hindi ako matatawa kung pag nakita ko yun. Ano gagawin mo? Ganito. Mamamangha ka. Ganon? Hindi. Basta. Malulungkot ako. Oy, nahubaran. Ganon. Pwede din yun, nahubaran. Diba? Pero, yun yung nangyari. Pero kaya pwede pang nangyari, no? Sumugod siya. Sumugod siya. Hindi ko alam. Parang yun lang yung pwede mangyari pag sumugod eh. Mahubaran ka, diba? Ay, pwede pa mangyari. Sumugod siya, tapos tropa pala niya yung dalawang ng bastos. Ganon? Ganon? Sumugod siya, tapos, hey, tol! Uy, pre, ikaw pala yan, no? Pero hindi naman nakakatawa yun. Oo nga, kaya ngayon yung nakakatawa yung nahubaran. Masakit yung puwet.
Tapos wala pa lang brief. Oh. Ay, hindi pa siya nag-brief. Nakita yung kadbe. Naka-shorts lang. Nakita yung... Naka-shorts lang pala. Nakita yung kisses. Nakakaloka. Si Papa Jackson hindi natawa sa'yo. Hindi na naman ako natawa sa joke niya. Diba? Sige. So, let's take a break. Okay. 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 Let's take a break. And we'll be back. Mag-aalas 12 na naman tayo dito. Hindi, mamaya pang 12 yung break natin. Ay, buwati muna tayo para hindi maipunan. Sige, ayan ang nga. Pagkatapos yan, mag-play tayo ng mga kanta, ha? Oy, hello kay Erlyn Romualdez, Joan Sinon Melchor. Maligayang pakikinig po. Hi, kay Chico Cara and Papa Jackson. Yo! Babati po. Yo! Ayan. Sa Team Unemployed. Wow, talaga may team pa kayo, ha? Makakakagraduate lang. Hindi na lang kayo, ano, mga new, ano, di ba? Mga bagong graduate. Gumawa pa kayo ng grupo talaga. May Team Unemployed pa kayo nalalaman, ha? Malay mo, bukas may trabaho na yung mga yan. Diba? Ito, Janeline, Louisa, and Charisse. Tiwala lang, magkaka-work din tayo. Oo naman, yan ha. Correct. Kay Nanay Rosie. Pero huwag na kayong gumawa ng grupo, ha? Tama na yung may wala kayong trabaho. Mag-aaya pa kayo ng members nyo, eh. Nanay Rosie, sorry na agad kung ginabi ako, eh. Minsan lang naman. God bless po and more power. Sabi rito, to Energy FM family. Babati po, Charisse Baclohan. Babati po ang Baclohan family. Bailoses family at Glio Cam at Velita family. Sa mama at papa ko na pinag-apply na ko sa kapatid ko na future CPA, sa kaibigan kong ano to, Adobe Man, sa isa kong kaibigan na gwapo at namasungit. Oh, okay. Sa tropang unemployed, ayan, talagang meron kayong fresh grad. Ayan. Ah, fresh grad naman pala. Maraming salamat. Uy, ha, nga pala kayo, Chico. Ha? Nais kong i-congratulate lahat ng mga bagong ano, abogado. Congratulations! Kasi bagong, di ba, kakatapos lang ng bar exam, makakalabas ng result. Oo nga. Kabati po, kaya Chico, sa kay Ate Robeline Balbido, na laging nakikinig sa inyo at Papa Jackson, more power po sa inyo, love you. Sabi ni Janeline Balbido, maligayang pakikinig. Parang pahina ng pahina. Hello kay Gian Canseco, kay Mian Manalo, kay Yeng Belizon, Vanessa Arenza, si Van at saka si Sheng Galve. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Magbabalik ang ito pa, meron pa. Abayan Special! Ay, kay ano, Kath Araza, Mary Lane, Rinola, Andrea, Santos, Kay De La Cruz, Ann, si Bell, si Laika Joy, si Jill Saliman, si Marge Domingo, Ann Beck, Vilti Paras Olete, si Angeline, si Seidel, si ano Catherine sa San Mateo, si Sunny Olojan Salado, at naku, hindi ko marunong magbasa nito. Binabati ko po sila Miss Agnes, ayan, Jaja Aljon, Jerome of Royal A Branch SunTrust, ayan. Ay, tapos, dito sila. Mm. Sila yon kayo, okay. Naka, mga dilawan sila dito ngayon. Oo. Champion daw sa branch, especially to Miss Charmel Hilary. Tama ba? Tama ba? Hilario. Ah, Hilario. Tama ba? Ba? Hilario, ayan. Tapos si Tisay Capitana from Roxy. Kay, Kay, Kay! Ito pa. Hello sa dalawang poging anak ko. Eh, syempre, anak mo yan. Eh. Okay. Naman. Joshua. Herbolario and Jaden. Yan, James Herbolario. Hello sa Tycoon 88 Division ng SunTrust Properties Inc. from Joanne and John. Hello sa inyo. Yan, sa dalawang poging anak. At sa aking anak na si Claudine May Aguha at Renziel May Aguha from Carmona, Cavite. Munting na pumangit sulat nito. Lalo sa aking mahal na asawang si Raziel Aguha. Binabati ko din ang tropang Jeddaka? Jedda. Jedda Saudi Arabia. Ito na may sulat. Oh, Jedda pala. Jedda. Oo, oh, may mga sobrang... Ayan, tropang Jedda. Pabati mula kay Efren Aguha of Bridgestone. Ah, Bridgestone!
sa Jeddah, Kingdom Saudi Arabia. Oh, talaga. Si Marge Santos, Sir Joseph Ong, Marian Felizan Juan, na mahal daw si Kuya Chico since 2014. Si Juderick, si Ella Prado, si Jolly Tomacas, maligayang pabati mula kasi na bigyan Jeffrey ng date pa yung mahal and ba? Jerry. Oh, mahal na lang. The Corpus Brothers. Way back in high school, gagawin pa kayo. May elementary pa nga eh. Happy Ryan from Ati Rachel, Kuya Efren. Bon voyage, Papa Efren. Regards sa family bon Agua, Dul Santos from Carmona, Cavite. Kailan alis? Bon voyage. Bukas! Uy, saan naka-check-in? Babalik yan ang Carmona. Uwi pa? Ah, talaga po. Hello, San Trustees. Bon and Magnate Branch by... tama ba ako? Did I read it right? Magnate po? Saan po ito? Magnate po? Pasensya na. Magnate? Nabuka akong tanga doon, Brad. Saluhin nyo naman ako pag ganun. Yes. Huwag nyo na akong laitin. Saluhin nyo lang ako. Magnate, yun yung dumidikit sa bakal. Ay, kilala ko yan. Yun yung kalaman ni Professor X. Si Magnato. Grabe. Magnate Branch from San, by Santras. La Arnie, Bangayan, Ate Lenlen, Tagana, Jen, Monforte from... Daddy Ferg, salito sila ngayon. Ayun lang sa mga taga-San... Ano? SunTrust. SunTrust. Pabati the ko sa mga... The trust. Batchmates ko, Solar System. Hello kay Renson, si Ben John, si Megan, si Sweet Boy. Pati ka karang bagal magbasa, no? Sige lang, lilit kasi. Malabo mata ko, di ba? Hindi, alam mo, ganito. Basay mo nga. Pag nagbabasa siya ng ano, ng... kasi ano eh, if she will read something silently, mabilis siya. Naiintindihan niya. Diba? Pero pag ako nagbasa, yung minsan pag ano, pag nagbabasa kami ng... Baka hindi siya sulat. Hindi, mabilis siya magbasa eh. Pag ano, sa YouTube comments. Basahin mo to, ang tagal ko magbasa, mga 2 minutes, isang comment. Mabagal siya magbasa. Pero pag if I read it verbally, if I verbalize what I read, mabilis ako. Sa utak ba yun? Saan pa yung mabilis sa'yo? Oo. Hindi ba bagal talaga siya? Oo. Oo. Bagal talaga siya. Ay, oo nga. Oo. Pangit nga sulat. Pakiri-write mo po ito, ha? Uy, grabe. Grabe, totoo. Pakiri-write mo. Kayo na galing kasi baka ayoko magkamali ng basa ng ano eh, apelido or pangalan eh. I-type mo na lang sa phone. Abot mo sa akin yan, ha? Hindi. Kasi may mga tao na ano. Baka mamaya. May mga tao na, yung lalo na pag cursive magsulat. Oo. Nanay ko, si Aling Elsie, yung pag tinignan mo yung sulat niya, maganda naman yung sulat kamay. Pero pag ang hirap basahin. May mga pangit na sulat na readable eh. Oo, sa sobrang ganda, ang hirap basahin. Di ba, naiintindihan niyo ba? Si Kara maganda sulat. Nagigat siyo ba yun, yung bakit cursive? Bakit mo alam? Ha? Mo alam? Di ba ako pumipirma ng mga ano, form dito sa office? Ah. Okay. Hindi pa nakikita yung sulat. Wala lang. Ay, hindi pa nakikita. You are trying to catch me off guard. Wow, eh, pag ganun ka pa. Mamaya ka sa akin, mag-usap tayong dalawa lang, closed bakit? Door. Tinaano sa kita. Pangatlong cubicle ng CR. Bakit? Pangatlong cubicle ng CR? Closed door, tayong dalawa lang. Bakit? Doon isa lang yung cubicle natin. Kaya nga. Ano, mag-work ba tayo? Gusto yung tumuloy? Brad, 2,500 yung nanonood sa atin. Yan mo sila, mawala lahat. Alam mo, feeling ko, babalik yan. Ikaw lang ang taong kaya magsabi niyan. Babalik din yan. Mag-break din sila. Di ba guys, kailangan nyo ding mag-CR o kailangan nyo ding, you know, uminom ng wura. Ha? Wuta. Di ba? Kailangan nyo ring, di ko alam, may gawin. Di ba? Baka may nagsasaing sa inyo. Di ba? Baka may, kailangan din ito sa babalik. Tinigil na nila yung mga ano. Pinagigawa nila. Pati naman po sa 401E, D major in social studies ng JRU Congress po. Na naman kami kasi nakagraduate na kami last April 8, 2019. And so to be teachers po. Pabati po sa 401ED ng English major. Congratulations. Pa-mention po ako po si Christian Bayani. Sila Joe Marie, Bayani. Boso Joshua, Ku and Freddy Halili and Eliza. Bayani, Iganya. Tanggap sa ating daan. Bayani, Bayani. Alam niyo ba yung palabas na yan? Oo. Bayani. Yung pang-umaga, di ba? Yung kasabay ng mga ano, Hiraya Manawari. Tama ba? Oo, yan. Tapos Hiraya, yung eskwela. Hiraya Manawari. Oh. Ano ba meaning ng Hiraya Manawari? Ay, ibig sabihin nun, good morning. Hindi nga. Hiraya. Hiraya Manawari. Anong kahulugan? Hiraya Manawari. Kailangan may ganun. Hiraya. Parang sinisilip. Hiraya. Mga pangarap na. Natin. Eto na, brado. Ating. Ayan, pinatay po sa cellphone niya.
para makapag-break na tayo. Ano yun? Abati po, yung pangit sulat. Grabe naman. Pinatype ko. Sabi ng pangit sulat? Pangit talaga sulat, ano ba? Paplastikin ba natin si Kuya? Sa bagay. Pero yun doon, matatalino doon yung mga pangit na sulat. Pangit yung sulat ko eh. Hindi ba ganda sulat mo? Ikaw nagsabi. I'm yung pilay niya tumaas. I am trying to read between the lines. Oh, see? This is the line. It's so taas now. Pabati mo sa kanila, Renson, Ken, Megan, Ben John, Sweetie Joy, Rap Rap, Angelo, April Weng, Timothy, at sa kasama ko po ngayon si Marian Torres from Carl. O, di ba? Di ambilis. O, di ba si Carl yung pangit sulat? Alam ko na, o nga, mamaya iangat mo na lang tong mic to para masaya buhay. Ganyan. Oh, see, see, see. Ba't yung balahibo? I told ya. Di ko nga rin na, kalina ka may kulot-kulot dyan. Grabe. Eh, di ba? Hindi ko na ako siya nang galing. Yan. Pag ba't may balahibo ng aso? O, aso nga. Bakit? Eh, kasi ganyan eh, pagka dog lover ka talagang ano. Oo. Alam mo yung mga balahibo ng mga aso. May dog ka ba? Meron. Ilan dog si mo? Si ano, si isa lang. Si Kobe. Si Kobe. Na pinaglaruan nila, ginupitan ang pangit, parang natipos yung aso. Totoo ba din naman yun eh? Yung hindi pinag-groom sila, sila lang nagupit. Pagdating ko na awa ako dun sa aso, parang malungkot siya. Oh. At sila alam nila. Naiintindihan niya ang pangit ng... Eh pagdating ko pa, sabi ko pa... Ayaw niya ng gupit niya. Oo, pagdating ko hindi siya masigla. Tapos sabi ko pa, ah, ang pangit. Siguro naintindihan niya. Ayaw, pati naman si Natasha May si Estigoy. At ang sulit din ang Destination Family, sabi ni Brian Estigoy. Hoy, si Paolo ha, si Vanessa Lacuna. At o nga yung si Ipo, no, yung dog niyong ang cute-cute. Hmm. Kailan ulit gagala eh... Sabi ko sa inyo eh. Ilang aso mo kay Chico? Isa lang. Sila, sila lang, si Kobe. Si Kara, walang aso yan. Meron akong aso, wala. Hindi pa sinusuole. Hindi ka na mabalik sa'yo. Ay, nasa kanila na. Nag-vacation lang, oo, para magkaroon ng friends. Ayun na, nawili oo, na sa mga friends. Dahil vacation naman. At least okay na doon, kasi pag sa inyo, baka walang ibang aso, kawawa naman. Oo, kawawa talaga. Hindi nila naalagaan na maayos. Lipat ka na lang din sa kanila. Ay, ba't yung isa-isa yung isa? Wow! Para at least makita mo yung aso mo. Grabe naman. Kasi naman miss mo na yung aso mo eh. Feeling ko na iiyak na yung doggy. Nakakamiss nga, tapos lalo pa siya, lagi pa siya nagpo-post. Yung parang nang-aasar pa. Oo, oh, tapos itatanggap. Oo, oh, ipinupost pa yun talaga lagi na parang kanyang-kanya ganun. Oo, na siya naman nagmamayari. Kaya mo, nung umuwi sa kanila yung, ano, yung si Coco ng one day. May video umiiyak. Umiiyak kasi hindi na siya sanay sa bago sa ano niya. Oh, parang nasanay so na sa inyo. Kaya ang sakit na parang hindi mo na ba kami kilala, parang ganoon. Hindi na kami kilala na. 'Di ba? Tsaka hindi niya siya pwedeng kunin. Bakit? Sa next na pasukan mag-enroll na siya. Wow. Mag-aaral na siya. Grade 2 na siya. Dyan, wala tayong kasulatan. Kunin mo muna yung form 137. Yung nga ang point eh. Walang kasulatan, verbal lang, kaya isa uli mo. Tignan mo, walang kasulatan, di ba? So wala ka rin kasulatan, sa'yo siya. O di na nakawin ko sa bahay niyo. Alam mo bahay namin? Oo, bakit? Paano mo nalaman? Secret. Stalker ako, bakit? Paghahalata ka, ha? Pag madaling araw, babatuhin ko. Skakahol yung aso, di ba? Oo, sige, sumuot ka dito sa ilalim, ganon. Naintindihan ka pala, no? Maganda na ako ng lubed. Saglit, saglit. Aakyat ako. Sanay ako sa mga akyatan. Kala mo, ha? Akala ko dati mga ano lang, mga pusa yung meron. Marami nga kaming pusa. Ang dami naming kuting ngayon. Actually, may mga nagpapareserve na. Wow! Parang restaurant pa yung kuting mo. Hindi nga. May mga naging message sa akin. Parang restaurant kayo, ha? May naging message siya sa akin. Kasi marami yata mag-anak talaga yun. O, apat kasi yung kuting. So, kung sino yung maunang magsabi na ano, sa kanya na lang yung kuting, ibibigay ko. So, diba? Aminisa lang si Kobe lang. Na, hello po sa mga dog lovers na naiiritang sa dami ng garapata. Na, kasi nga summer, usually ganyan talaga. Oo, lalo na kung walang lupa sa inyo, puro semento. Mas marami silang garapata. Uy, natural ano yan. Natural anti-kuto yung lupa. Kaya nga eh. Ah, talaga? Mas maraming... sa probinsya, yung mga aso nakatira sa lupa, walang kuto. Kasi or pag, kung meron mas konti. Pag gumulong sila sa lupa, yung kuto kasi nasa-suffocate. Pag nasa lupa? Oh, okay. Oo. Oh. Kaya ako, nung nakaraan, para mawala lang ng kuto, gumulong sa lupa. Joke lang siya, wala akong kuto. Nung bata ba kayo nagkaroon kayong kuto? Ako, maraming kuto dati. Nung bata kayo nung nag-aaral, no? Kakakainis pa yung ano, sa may pintuan ka talaga kukutuhan ng nanay mo, tapos dadaan yung mga classmates mo. Nakakabwisit, di ba? Pagka kinukutuhan sa school, ka talaga. Pwede naman sa bahay.
Sa bahay nga, sa labas ng pinto. Eh kasi katapat namin yung school. Ay, okay. Yung bahay. Ano? Nakapatay yung mic mo. Ayan, kada may makukuha ang kuto, ididiin yung ulo mo. Oo, okay, diin. Tapos ang sakit. Ano ba, man? Sakit. Gaganon ka, diba? Kasi diin. Batas marinig ko pa yung pagputok. Marabi ka, no? Nagkakuto ka ng bata, no? Ang ino naman. Pero minsan nung ako naman yung dinidiin naman, parang naligayahan naman ako. O ba, hindi ka nagkakuto? Hindi. Para ano ba, dinidiin mo? Hindi ako nagkakuto. Baka kalbo ko kasi dati. Puro hindi rin. Ikaw ba nagkakuto? Pero nagkaan-an ako nun. Hindi ko alam. Nagkaan-an ka kaya, Chico? Ay, hindi. Ako nagkaan-an. An-an? Oo. An-an. Kasi sa probinsya din, nag-debuild kayo yung palay tsaka mais eh. Oo, normal yun eh. Mm. Alam yung an-an ko nun, sa gitna ng dalawang kilay. Parang may dugtong. Pero parang wala naman yung an-an eh, di ba? Wala parang naman wala lang naman yun. Hindi naman siya makati, hindi naman siya masakit or kung hindi ano. Hindi kaya ng kuto talaga, talaga magkakasugat ka pa sa ulo, di ba? Pag sobrang lala. Oo, andahin mo ng sugat sa ulo, gano'n. Para ayok ma-imagine. Talaga ka. Kinukot-kot ka, sisip-sip yung dugo. Akala ni Alex, may kuto ka. Meron ako nunal dito, oh. Ha? Meron ka saan? Meron ako nunal dito. So akala na nanay ko. Hindi ko pinapansin, kara. Tapos. Opie ako dito, opie. Mag-break nga tayo. Tingin na karang, mag-break nga tayo. Tayo ba? Oo nga. Yan, pag-ikaw, binanatan ko ng ganyan. Pakisagot yan. Mag-commercial break. Diba? Puro ka ganyan. Lumalabas yung mga tanong ng bayan. Kailangan sagutin niya yan. Kaya nga. Ba ako magpapausok na ako, kaya halika na. Pangyayang po niya, Ligato pa Jackson. Ako po si Kuya Chico. At ako naman si Kara. And we are number 106.7 Energy. Kapangga! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo.